Maagang nagising si Mariel upang maglinis. Araw ng Linggo naman at day off niya, pero kapag ganitong araw ay maaga siyang naglilinis bago lalabas ng bahay. Ngayon kasi ang araw na inimbita siya ni Calvin na mag-island hopping daw. Dinala niya ang pulang 2-piece na binili noon ni Darren sa Cebu. Mariel, ano yung pasasalag mo? Tanong sa kanya ni Minda. Kasalukuyan silang nag-aalmusal sa maid's quarter. Ay, kinagat ako ng lamok. Grabe lamok yan ah. Baka ibang lamok yan. Sabi ni Ate Agnes. Ate naman, lamok nga. Baka may pangalan ang lamok na yan. Natatawang sambit ni Ate Minda. Kayo naman ate oh, lamok na hybrid, kaya ang laki. Pagsasinungaling niya. Pagkatapos kumain ay inayos na niya ang kanyang sarili. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Calvin. As usual, may dala itong tsokolate at bulaklak. Calvin, lagi mo ko binibigyan ng bulaklak. Piling ko pinapatay mo ko. Mariel, ibang klaseng bulaklak ito. Iba yung sa patay. Natatawa nitong saad. Ready ka na? Naghihintay na ang yate. Kanina pa ako ready no? Tara. Wait, okay ka lang? Ano yung pasasalaig mo? Is that a kiss mark? Paano ako magkakaroon ng kiss marks? Sinungaling sa akin? May pasaway na daga kasi sa kwarto ko. So sobrang kaputian mo, akala siguro niyan, keso ka. Anyway, let's go. Hinila nito ang braso niya. Hindi pa niya maaaring sabihin kay Calvin ang tungkol sa kanila ni Darren. Sikreto muna hanggang sa makapagtapos siya. Hindi naman siguro magtatagal ang 4 na taon. Puting yata naghihintay sa kanila nang dumating sila sa daungan. Nang pumasok siya sa loob ay hindi niya maiwasang mamangha. Napakaganda at parang bahay lang din dahil kompleto sa loob nito. Sit here. Sumayan niya si Calvin na umupo lang muna siya sa isang kutson sa sofa. Relax ka muna. May hinihintay pa tayo. Sinandal niya ang kanyang likod sa sofa. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya na bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Tila hinihila na siya upang matulog. Nalimpungatan siya nang may narinig na ingay ng mga boses. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang ulo nang may maramdaman na may humihimas sa kanyang buhok. You're awake, Angel. Matulog ka lang. Matagal pa naman ang biyahe. Bulong sa kanya ni Calvin. Hinalikan pa siya nito sa noo bago kinausap muli ang mga taong nakaupo sa harapan nila. At dahil antok na antok pa rin siya, ay ipinikit na niya ulit ang kanyang mga mata. Yeah, Insan. She's the one. Huli niyang narinig mula sa bibig ni Calvin. Hey, Mariel. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Calvin sa dalaga na kanina patulala habang nakatitig sa kanya. Natutulog lamang ito kanina sa sofa at pagkalipas ng 20 minuto ay bigla na lamang itong umupo at natulala. Nakamulat ang mga mata ngunit hindi ito nagsasalita o sumasagot. Kanina niya pa ito tinatawagan. Hey! Hey, Mariel! Mariel! Hindi na siya nakatiis at niyugyug niya ang balikat nito at tila doon pa ito natauhan at napakunot ang noon nang tingnan siya at ang mga kasamahan nila na nakaupo sa kanilang harapan na sina Erica at Darren. May nangyari ba? Naguguluhang tanong ng dalaga. Ha? Huh? What do you mean? Natutulog ka lang naman at nang nagising kayo tulala ka nalang bigla. Tinatawagan kita pero hindi mo ko sinasagot. Ano bang nangyari sa'yo? Binangungot ka ba? Tanong nito. Ha? Huh? Oo, napanaginipan ko si Andres Bonifacio. Putal, nasagot ng dalaga. What? Sa lahat ng taong pwede mong mapanaginipan si Andres Bonifacio pa? Pwede naman ako na lang. Pangiti-ngiti ang binata sabay pahid sa gilid ng labi ng dalaga na may kumikinang nalaway pa. Ha? Huh? Ay, oo nga no. Ikaw na lang sana. Inayos nito ang pagkakaupo sa sofa. Mas lumapit naman dito si Calvin. Gutom ka na ba? Ano gusto mong kainin? Tanong nito. Gusto ko ng nilagang sweet corn. Sambit nito. Ah, nilagang mais ba? Meron ako, mahaba at mataba. Tumikim si Darren na nagpatigil sa pag-uusap ng dalawa. Hi po. Wika naman ni Mariel sa dalawa. Hello, so we met again. Ikaw pala ang kinukwento sa akin ni Calvin. Wika ni Erica. Ha? Anong kinukwento niya?
Hala, nakakahiya naman. Huy, Calvin, ano bang kinukwento mo kay Erica? Baka kung ano-ano nang pinagsasasabi mo tungkol sa atin, ha? May pag-aalalang tinig ng dalaga. Bakit nag-aalala ka ata, Mariel? May hindi ka ba gustong malaman ni Erica na ginagawa niyo ni Calvin? Mukhang masyado ka atang worried. Sabat ni Senorito Darren. Nasa tabi ito ni Erica at may hawak na magazine. Wala naman. Para ka namang abogado, Senorito. Pilyang tugon ng dalaga sa amo. Wala, ang sabi ko lang naman ni napakakulit mo. Sambit naman ni Calvin. Yun lang ba? Paninigurado ng dalaga. Sabi ko napakaganda mo. Totoo naman. Erica, right? Look at her eyes. Adorable, right? Tanong ni Calvin sa pinsan. Yeah, Insan. Adorable pair of eyes. It's street green. Kung magkakaanak kayo ay siguradong ang gandang lahi. Sambit naman ni Erica. Masyado pang bata ni Mariel sa usapang anak. Mag-aaral pa yan, di ba, Mariel? Mapanuring titig ang iginawad ni Darren sa dalaga. Oo. Pag-aaral muna ang dapat na mauna. Salamat sa inyo rito. Napaka-concern niyo po talaga sa akin. Sagot ni Mariel. But Calvin is a multimillionaire, CEO of Bates International Company. Kahit magkakaapo at apo sa tuhod na kayo eh, hindi pa rin mauubos ang pera ng mga Bates. Sugunda ni Erica. Pero iba pa rin kapag nakapagtapos ng pag-aaral. Sabat ni Darren. Teka po, magkaibigan lang naman kami ni Calvin. Sambit ni Mariel. Pero dyan niya nagsisimula sa pagkakaibigan. Pwede ba change topic na lang? Ang daming iba dyan na pwedeng pag-usapan. Sabat ulit ni Darren. Wow, ang ganda ng islang ito. Sambit ng dalaga na namamangha sa islang pinuntahan. Magkahalong pink at white ang buhangin ng isla. Napakalinaw din ng tubig at tanaw ang mga malalaking corals. Nagtayo ng tent si na Darren at Calvin habang ang mga babae naman ay hinahanda ang mesa. May iihawin din sila mga karne at isda. Pinagmasdan ng dalaga ang dalawa habang nagtatayo ng tent. Naka-swimming trunks lamang ang dalawa at bakat na bakat ang kahabaan ng mga sandata kahit na hindi pa man sumasaludo. Pagkatapos ihanda ang mesa ay hinubad na niya ang malaking t-shirt na nakapatong sa kanyang pulang two-piece. Ganun din ang ginawa ni Erica. Napaka-sexy din ito sa suot na blue two-piece. Iwan na muna kita, Mariel, ha? Sambit ni Erica bago ito tumakbo at lumusong na sa tubig dagat. Dahil siya naiwan ay sinimulan na niya ang pag-ihaw ng mga karne. Nakahawak siya ng tong at pamaypay. You know what? I can't stand watching your sexy ass. Ikaw ang gusto kong ihawin at kainin ngayon, Mariel. Muntik na siyang tumalon sa hindi inaasahang pagsasalita na Senorito Darren mula sa likuran niya. Nagugulat po kayo, Senorito. Behave naman po kayo. Nasa isla tayo. Saway niya rito nang maramdamang masyado na itong malapit sa kanya. Ay, palaka! Napatili siya dahil nakiliti siya sa ginawa nitong bigla ang pag-yapos sa kanya. Mariel, what's that? Okay ka lang? Nagmamadaling sambit ni Calvin nang marinig ang hiyaw niya. Oh, okay lang. May langgam lang. Pagsisinungaling ng dalaga, kumuha ng upuan si Darren at umupo sa kabilang banda ng mesa para sa kanya habang nag-iihaw siya. Ako na, sambit ni Calvin. Hinawakan nito ang kamay niya na nakahawak sa pamaypay. Hindi niya binitawan ang pamaypay at hinayaan ng binata na hawakan ang kamay niya. Alam niya masyadong dikit ang kanilang katawan at alam niyang nakatitig si Calvin sa mukha niya habang pumapaypay siya. Hey bro, come here. You hold this. Tumawag si Darren sa kaibigan at iniabot ang bote ng alak dito. Thanks bro. Pilit na sambit ni Calvin na halatang nabitin sa first move nito kay Mariel. Mariel, maligo ka na. Kami nang bahala ni Calvin dyan. Utos ni Darren sa dalaga. Join Erica. Pero nag-enjoy pa ako. Tanggi niya. Inuutusan kita. Hindi ka pumunta dito para mag-ihaw at pumustura dyan na nakatupis. Hiyaw nito. Calvin, nasa na ang nilagang sweet corn mo? Wait. Lumapit sa mesa si Calvin at hinanap ang nilagang sweet corn at nang mahanap ay iniabot agad sa dalaga. Masarap at juicy ang sweet corn ko. Try mo. Oo na. Makatikim na ako nito. Natatawang sambit ng dalaga na
Ang iniisip ay ang mga mais na nakain niya na dati. Napakasarap. Senyorito, try mo. Kumuha siya ng isang mais at iniabot kay Senyorito. Ayoko, hindi naman hybrid yan. Pang-local lang yan. Ibahin mo ang Britanyo. Nakakalokong sambit ni Darren. Pero yung mga banyaga daw, mahaba at malaki lang pero hindi matigas. Iba pa rin ang tatak, local. Kahit 5 beses mo nang kainin, eh hindi ka mauumay. Dugtong ni Calvin. Teka po, may ispo po ba ang pinag-uusapan nyo? Sabat ni Marielle sa 2 lalaki na tila nagdadebate. Tumigil ang 2 at saglit na nagkatinginan. At hindi nagtagal ay bumunghalit ng tawa. Hoy! Ibaba mo nga ako, Calvin! Baka mahulog ako! Sigaw niya sa binata nang bigla siya nitumbuhatin patakbo sa dagat. Yan ang hinihintay ko eh, na mahulog ka sa akin. Pasimpleng bulong nito na ikinatuwa niya. Ibinaba siya nito sa tubig at nang makatayo siya ay hinabol niya ito. Hindi niya ito halos maabutan dahil mabilis itong tumakbo sa buhanginan. Ngunit patuloy pa din siya sa paghabol sa lalaki na tuwang-tuwa naman sa kanya. Sige Marielle, habulin mo ako! Sigaw nito na tila tinutokso pa siya. Binalasan din niya ang takbo kaya sa isang iglap ay naabutan ng kanyang kamay ang boxer shorts nito at wala sa sarili ay nagawa niyang hilahin ang swimming trunks ni Calvin at sa hindi inaasahan ay nahilan niya pati ang brief nito. Umrap sa kanya ang lalaki na nasa gitnang binti na ang brief at swimming trunks. Nakapamewang pa ito at halatang sinadya talaga na harapin siya at makita niya ang sandatan nito na tila nagising sa ginawa niyang panghila. Hindi siya nakareact nang silipin ang binata. Tanging tunog ng kanyang nilunok na laway lamang ang kanyang narinig sa oras na iyon. Kinurot niya ang kanyang magkabilang pisngi, ang kanyang 2 tenga ngunit hindi pa rin siya nagigising. "You're blushing!" Sambit nito na makita ang itsura ng pagkabigla niya. "Ha? Hindi ah!" Inayos nito ang suot at mabilis na lumapit sa kanya. "Nahiya ka ba? O ako ang dapat na mahiya dahil nakita mo?" Tanong nito. Wala ko nakita no? As in wala. Pagsisinungaling niya rito. Totoo bang wala? O inuinsulto mo lang ako? Ganun ba kaliit kaya hindi mo nakita? May pagtatampos sa boses nito. Ha? Hoy! Ang laki nga eh. Wala sa sariling banggit niya. So, you saw it? Nagsisinungaling ka lang na hindi mo nakita. Tumahimik ka nga dyan. Mahiya ka naman. Sino bang humila? Sino ba nag first move? Baliw ka talaga. Nung first move? Eh hindi ko nga sinasadya. Ikaw kasi napakakulit mo. Balik na tayo. Teka, ikaw naman. Hayaan mo na muna makapag-usap yung 2. Dito lang tayo. Inila siya nito sa isang puno. Sa bagay, napaka-presko at hindi abot ng sikat ng araw ang bahaging iyon. Humiga ang binata sa lilim ng puno at ngayon din ang ginawa niya. Napaka-presko no? Tanong nito. Oo. Sagot niya. Ba't ang ganda mo? Tumagilid ito at tumitig sa mukha niya. Ewan ko. Baka pangit lang talaga mga naging jowa mo. Biro lang. Pilyang saad niya. Halikan kaya kita. Di pa ako nagsisipilyo. Sagot niya pero pabiro. Talaga? Payag ka na halikan kita? Okay lang? Biro lang? Hindi naman kita nobyo no? Hiligawan nga kita. May boyfriend na nga ako. Pangalawang boyfriend. Third wheel? Tumahimik ka nga dyan. Halika nga, bumalik na tayo. Baka hinihintay na tayo na nasenyorito. Tumayo siya at biglang hinila ang binata. Hindi na ito nakatanggi pa. Patawa-tawa pa sila nang dumating sa kanilang picnic site. Ngunit na makita si Darren at Erica ay nagsisusya kung bakit pa bumalik agad doon. He told you, storbo lang tayo. Bulong sa kanya ni Calvin nang makitang naghahalikan sina Erica at Calvin sa dalampasigan. Lumapit siya sa 2 ngunit tila hindi alintana ng mga ito na may nakatitig sa kanila. Sanyo, tawag niya. Pero biglang tinutop ni Calvin ang bibig niya upang hindi siya makapagsalita. Humarap siya kay Calvin at hinawakan na magkabilang pisngin nito. At siya na mismo ang humalik sa binata. Nakadilat ang mga mata ni Calvin na nabigla sa ginawa niyang paghalik.
Pero hindi na rin ito nakapagpigil pa at niyapos ang bawang ni Mariel upang dumikit ang kanilang mga laman sa isa't isa. Si Mariel naman ay nakayapos ang dalawang kamay sa leeg ng binata habang nakapikit at tila ninanamnam ang labi ng binata. Calvin! Tumigil sila nang marinig ang boses ni Darren sa kanilang likuran at walang paligoy-ligoy na sinuntok sa panga si Calvin. Hutch! What's wrong with you, Darren? Ba't ka nanununtok? Malakas na hiyaw nito. Susugod din sana ang binata kay Darren ngunit pinigilan ito ni Mariel sa pamamagitan ng pagyakap sa likuran nito. I told you, she's too young and she's under a responsibility here. Don't take advantage. Calvin, I know what you're up to, bro. Malakas na sigaw ni Darren. Taking advantage, ha? Gusto ko nga siya, Darren. At kahit nagtatrabaho siya sa inyo, wala na kayong pakialam sa personal na buhay niya. Ba't ka ba nagagalit? Inis na tanong ni Calvin. Just don't touch her. Why? Hindi ka ba nakakaintindi? Calvin, as long as she got a contract with us, she's still our property. Just be sure, Darren, na dahil lamang sa pagtatrabaho niya sa mga madrigal, ha? And not as your property. Oo. Oo, concerned lang ako. Kiss her. Take her after she finishes her studies. For now, respect her first. Tahimik lamang silang apat habang bumabiyahe pabalik sa daungan. Lahat ay may kanya-kanyang iniisip. Si Mariel ay takot na takot kahit sumulyap man lamang kay Darren dahil tila dragon nito na umuusok ang ilong kanina pa. Si Calvin naman ay nakaupo lamang sa tabi ni Mariel na titig na titig sa mukha nito na tila may gustong malaman at tanungin sa dalaga. Si Erica ay tahimik na nagsa-cellphone sa tabi ni Darren na tila walang pakialam sa nangyari kanina. Calvin, masakit pa ba? Bulong niya sa tenga ni Calvin. Oo, masakit pa sobra. Saan? Here. Sambit nito na ang itinuturo ay ang bahaging dibdib. Bakit? Sa panga ka naman tinamaan. Ba't yun masakit? Mas masakit eh. Na may mga bagay na hindi mo man sabihin o tanungin. Eh, alam mo na kaagad ang sagot. Hindi kita maintindihan, Calvin. Tell me, si Darren ba ang tinutukoy mo na boyfriend mo? Seryoso na itong tanong habang titig na titig sa mukha niya. Tinignan niya si Darren sa kabilang bahagi ng sofa na titig na titig din sa kanya. Paano magiging kami eh? Amo siya, katulong ako. Mariel, oo o hindi. Calvin, iba na lang ang tanungin mo. Gusto kong marinig, Mariel, mula sa iyo mismo. Calvin, mahina niya sambit. Alam ko naman ang sagot. Oo, di ba? Calvin, kaya mo ko hinalikan dahil nagselos ka kanina. Kaya niya ako sinuntok dahil nagselos siya. It means there's something going on between the two of you, right? Hindi na niya ito sinagot. Silence means yes. Calvin, sana nga eh, iingatan ka niya. Dahil kung hindi, kukunin kita sa kanya sa oras na saktan ka lang niya. I'm sorry, Calvin. May tanong pa ako, Mariel. Ano na naman? May nangyari na ba sa inyo? Bumuntong hininga siya bago tumango sa binata. Dumit, siya ba nakauna? Oo. My God, Mariel, hindi mo talaga kilala ng lubos ang isang Darren Madrigal. Hindi na siya umimik pa dahil baka marinig pa sila ng dalawang tao na napakatahimik lamang na nakaupo sa kabilang sofa. Nang tingnan niya si Darren, ay hinihilot lamang nito ang sentido habang seryoso pa rin na nakamasid sa kanilang dalawa ni Calvin. Dumating ang araw ng pasukan at dahil freshman student ako ay araw-araw ang klase ko. Nakaka-excite talaga kapag first time na pumasok sa isang universidad. Magkahalong kaba at kasiyahan dahil unang araw ngayon. Pero para sa aking kinabukasan ay wala akong hindi kakayanin. Room 11. Sambit ko sa akin sarili habang palinganin nga ako sa nursing building ng Crimson University. Ouch! Sigaw ko nang may nakabangga akong matangkad na lalaki. Ikaw?
Tila nagulat nitong sambit nang makita ako. Dexter? Tanong ko nang makilala ang taong nakabangga ko. Anong ginagawa mo dito? Of course, mag-aaral. Ha? Anong room number mo? Tanong ko. 11. Ikaw? Hala? Same tayo, Dexter. Wow, parang motivated na ako agad-agad. Sambit nito na nag-appear pa sa kanya. Sabay silang pumasok sa room 11 at magkatabi din silang umupo. Buong maghapon ang klase niya kapag araw ng Lunes kaya wala na siyang off kapag Sunday. Alas 11:30 na nang matapos ang kanilang klase. Sabay na din silang nag-lunch sa kantin. At dahil first day ko no ay si Dexter ang nanlibre sa kanya. At syempre tuwan-tuwa siya dahil may nanlibre sa kanya. Kung tutuusin ay may pera naman siya dahil sobra-sobrang ibinibigay ni Senorito Darren kada buwan sa kanya. Basta't ang kapalit ay magiging loyal lamang daw siya dito at huwag nang sasama pa kay Calvin. Hindi na nga dumalaw pa sa kanya si Calvin. Narinig niya mula kay Cindy na sumama ito kay Erica sa Amerika. Bumalik na din kasi sa Erica sa Amerika dahil sa nalalapit na graduation nito bilang isang ganap na doktor. Sila ni Darren ay parang lihim na mag-asawa na din. Magkatabi sila kung matulog gabi-gabi. Minsan ay sa kwarto niya. Madalas naman sa kwarto ng binata. Alam niyang mali, pero kapag umiibig ang puso, ang mali ay tila nagiging tama. Ang itim ay nagiging puti. Kapag umiibig nga pala, ay handa mong suwayin ang batas para makasama at makapiling lamang ang taong gusto mo. Third person of the voice. Hobasit-san. Saat ng ama ni Darren na makita siyang pumasok sa loob ng opisina nito, tinawagan siya ng kanyang ama. Dahil may importante daw itong sasabihin sa kanya bago ito aalis papuntang US. Bihira lamang siyang papuntahin ng ama sa opisina nito kaya alam niyang napakahalaga para rito ang anumang sasabihin sa kanya ngayon. Dad, if it's about business, then I'm telling you that I'm trying my best for the company. I know, son. It's something else. Seryosong sambit nito. Milagro naman atang hindi business ang topic nila. His father won't waste any single second for business. For Damon Adamson, time is gold. Listen, son. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kung mag-aasawa kay, gusto ko ka-level natin. Yung matalino para matutulungan tayo. Kapag ganito ang tono ng daddy niya, eh batid niyang may nalalaman na naman ito. He won't say something like this if he don't have something to show him that would support his allegations. Yes, Dad. You already told that to me a million times since I was in high school. Sambit niya. But I heard that you're seeing someone, Darren. Nababalaw ka sa isang estudyante at sa isang maid. Diretsyong sambit nito sa kanya. Alam niyang inis ito. What? That's not true. You son of a bitch! Huwag mo akong lukuhin, Darren! Alam niyang may espiya itong binabayaran upang sundan ang bawat lakad niya. You can continue your affair with our maid, Darren. Gusto mo bang palayasin ko ang babaeng yun kapag hindi mo tinigil ang kuwalanghian mo? Marami ibang babaeng kalulukuhan dyan, but spare our maid. Ginagamit mo ba ang kukote mo? Gusto mo ba akong ipahiya, ha? Isa kang madrigal, Anderson? Papatol ka sa isang maid lang? Dad, hindi naman ako seryoso kay Mariel. Be sure, Darren. Nandyan si Erica. She is the one for you. Si Erica ang bagay sa'yo at hindi ang maid natin. Makakita ka lang ng bata at maganda eh, sinusunggaban mo na. Paano kung mabuntis yun, ha? Bibigyan mo pa ako ng manugang na maid? Darren, it's a big joke for me. He sighed. Yes, Dad. Huwag po kayo mag-alala. Titigilan ko na siya para sa ikasisiya niyo. Sambit niya sa ama. Bueno, that's my son. Gamitin ang isip. Huwag niyang itlog mo. Sambit ng ama. Yun lang ba, Dad? Can I go now? Marami pa akong aayusin. Pamamaalam niya. Sige, son. Mag-ingat ka. Huling narinig niya buhat sa ama bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Wow, mustang schoolgirl. Masyado ka ng busy, ha? Hindi ka na masyado nakikipag-bonding sa amin. Okay lang naman ate. Ang sarap pumunta sa school. Maraming natututunan.
Sambit ng dalaga kina Minda at Agnes. Nasa maid's quarters sila at kumakain ng piniritong saging. Kung nabigyan lang ako dati ng pagkakataon na makapag-aral, gagawin ko talaga. Sabat ni Minda. Ako naman, kung mahihila ko lang ang mga buwan at araw ay magsisikap ako upang makapagtapos. Hindi sana ako naging katulong ngayon. Saad naman ni Agnes. Kaya ikaw, Mariel, mag-aral ka ng mabuti. Hindi lahat ipinagpapala ng mababait na amo. Huwag mo munang pansinin ng mga gwapong lalaki sa school. Dagdag pa ni Minda. Akyat na ako, te, ha? Tapos na rin naman. Mababasa pa ako ng libro. Sambit niya. Sige na, baka maging cum laude ka dahil dyan sa kasipagan mo. Saad ni Agnes. Hay, magdilang anghel po sana kayo. Sambit niya. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at nagsimula ng magbasa. Nang mapagod ay bigla siyang nakatulog at nang magising ay hapon na. Nagmamadali siyang bumaba at tumulong kina Minda sa kusina. Nagwalis na din siya sa garden at niligan ang mga halaman ng amo. Nilinisan din niya ang pool at nagwalis sa paligid nito. Babalik na sana siya sa loob nang makita ang pamilyar na bagay sa tabi ng pool. Dinampot niya ito at itinago. Baka nakalimutan ng senyorito. Dibale, itatago ko na lang ito. Sambit niya sa sarili. Ang kwintas na ibinigay niya kay Darren ang nakita niya. Siguro ay nahulog ito mula sa binata. Teka, nasaan na pala si senyorito? Ba't iniwan niya lamang ito dito? Noon kasi, bago pa man dumilim nasa mansyon na ito. Siguro ay may importanteng bagay itong inaasikaso. Kanina, itanext niya ito pero hindi naman ito nagreply kaagad. Dati naman ay nagre-reply kaagad ito sa kanya. Pero ngayon ay sadyang may kakaiba dito. Sakto naghahanda sila ng hapunan nang dumating si Senyorito Darren. Halatang pagod ito at iba ang aura. Nakakapanibago iyon para sa kanya dahil ngayon lamang niya ito nakita na parang wala ito sa sarili. Parang galit ito sa mundo. Umupo ito sa dining table kasabay ang mga magulang. Si Cindy ay hindi naghahaponan sa bahay. Palagi itong nasa labas at inuumaga na palagi. Nagkasalubong ang mga mata nila ni Senyorito ngunit mabilis itong umiwas. Dati naman kapag ganito kinikindatan siya nito o di kaya ginagawaran ng matamis ng ngiti. May pinungkirot ang naramdaman niya sa kanyang puso sa ginagawang pag-iwas ng lalaking sikretong nobyo niya. Nagtimpla siya ng paborito nitong green tea dahil yun ang laging iniinom nito pagkatapos kumain. Senyorito, green tea niyo po. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa tabi ng plato nito. Sinabi ko ba na ipagtimpla mo ako niyan? Ha? Ibalik mo nga yan sa kusina. Iritadong saad nito. Opo, senyorito. Sorry po, hindi na po mauulit. Nanginginig niyang saad. Madali siyang bumalik sa kusina. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ng Senyorito Darren sa kanya. Pilit niyang iniisip kung ano nga ba ang ginawa niyang pagkakamali. Kinagabihan ay inintay niya ito sa kanyang kwarto ngunit walang Darren ang dumating. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito pero cannot be reached ang numero nito. Tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto ng amo. Ipinihit niya ang seradura ng pintuan nito ngunit nakalak iyon. Dapat ba siyang kabahan? Iiyak na ba siya? Hindi na ba ito masaya sa kanya? Ika nga nito, i-enjoy na muna nila ang isa't isa. Hindi na ba ito nag-i-enjoy sa piling niya? Bagsak ang kanyang mga balikat nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Ba't ang bigat-bigat ng dibdib niya? Ba't umuulap ang kanyang mga mata at tila konting sakit na lang ay babagsak na ang kanyang mga luha? Siguro, hindi lang talaga maganda ang araw kanina ni Senyorito. Sigaw niya sa kanyang isipan upang tumahan ang kanyang isip na hindi malaman kung ano ang nangyari sa lalaking minamahal. Mariel! Nilangon niya ang pinanggalingan ng boses na iyon. Break time nila. Si Dexter ay hindi pa rin pumapasok hanggang ngayon kaya tumambay na lang muna siya sa kiosk. Dati naman ay magiliw na tao siya. Pero ngayon na nasasaktan siya ay parang nawalan din siya ng gana. Hinawakan niya ang hugis pusong kwintas na isinuot lamang niyang muli. Miss na niya si Darren. Kinagabihan ulit ay wala pa rin Darren na pumunta sa silid niya. Kahit na magtanong man lamang kung kumustang araw niya sa school. Hindi siya handa para sa pagbabagong iyon sa kanyang buhay.
Nasanay na siya na nandyan ito palagi para sa kanya. Ang sabi nga nila, kulang na lang ang basbas ng pari upang maging mag-asawa sila. Mali ba ang ginawa niya? Mali ba ang mahalin ng amo niya? Ito na ba ang sinasabi ni Minda na may mga tao na dadaan lamang sa buhay natin upang ituro sa atin ang mga bagay na hindi natin makakalimutan kailanman? Si Darren ba ay dadaan lamang sa buhay niya upang saktan siya? Sinubukan niyang tawagan nito. Number don't exist. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon sa kanyang cellphone. Darren, may problema ba tayo? Huwag mo naman akong iwasan oh. Sabihin mo kung anong ginawa kong mali sa'yo. Mahal kita, senyorito. Nakuha pa niya itong i-text at nagbabaka sakali na mag-reply pa ito sa kanya. Ngunit nakatulog na lamang siya at nagising ulit ay wala pa rin siyang natatanggap na mensahe mula rito. Maria's personal voice. Ilang araw nang wala sa mansyon sa senyorito. Ang sabi ni na ate ay maaga daw itong umalis noong isang araw at may dalang maleta. Nalulungkot ako. Hindi man lamang niya sinabi sa akin na aalis pala siya. Ilang araw ko siyang hinintay kahit text ay wala. Hey Mariel, napapansin ko lang ha? Parang may iba sa'yo. Parang balisa ka. You are physically here but mentally absent. Dinig kong sambit ni Dexter. Nagmemaryan na kami sa kantin ng university na matapos ang aming dalawang subjects na panghapon. Ha? Hindi naman ah. Baka sa isip mo lang yan. Sambit ko naman sa kanya. But you seem so lonely. Ikaw kasi, di mo ko pinapakopya sa mga quizzes natin. Nagtatampo ako sa'yo. Natatawang saad ko rito. Ewan ko ba sa'yo? Sniper ka talaga. By the way, pwede ba kitang imbitahan na maging ladies court sa grand opening ng aming LaVille residences? Pag-aanyaya nito. Uy, yayamanin ka talaga. Oo ba? Kaya lang wala naman akong magandang damit na susuotin. Baka maging mukhang basahan ako sa mga bisita nyo. Sambit ko. Totoo naman na wala akong magandang damit na isusuot maliban na lamang sa mga screen gown na sponsored ni Ate Bianca noong kaarawan ni Senyorito Darren. Senyorito Darren, nasasaktan ako kapag binibigkas ang pangalan ni Senyorito. Hanggang kailan ko kaya ito mararamdaman? Don't worry, ako ang nag-alok, diba? So, I'll buy you a nice dress. Sayang naman ang ganda ng partner ko. You will slay, Mariel. Promise. Saad nito? Siguraduhin mo lang, Dexter. Sambit ko sa kanya. Oo, trust me. Teka, miss ko na ang kainan dyan sa kanto. Yung nagbebenta ng mga isaw? Ikaw pa nga nagdala sa akin dun eh, noong isang araw. Ah, yung mga street foods pa? Ah, wag na. Masama sa atay at gallbladder ang oily foods. Sambit ko sa kanya. Ang mabuti pa, doon na lang muna tayo sa kiosk. Mag-review tayo. Kaya 30 minutes lang para sa quiz. Bukas para naman maisagot ka. Pabiro nitong saad. Aray naman, kumakapagsalita ka naman na. Kinurot niya ang tagiliran nito. Ano bang favorite subject mo noon, ha? Tanong nito. Siyempre, ang pinaka-enjoy sa lahat. Recess time. Ah, kaya naman pala. Kumakapanlaid ka talaga, Dexter. Hoy, mas matalino kaya ako sa'yo. Binibigyan lang kita ng chance, no? Umalis na kami sa kantin at kasalukuyan naglalakad patungo sa kiosk na tambayan namin. Binibiro lang naman kita. Alam ko naman na matalino ka. Hindi lang talaga halata. Uy, wagas talaga yung panlalait mo, ha? Joke nga lang, pero totoo. Natatawang sambit nito. Bago kami umuwi ay nagpasama muna sa akin sa Dexter sa isang mall. May libro daw siyang bibilihin. Matalino sa Dexter at mahilig itong magbasa, lalong-lalo na kung tungkol sa outer space. Nasa tabi lamang niya ako habang binubuklat niya ang mga babasahin. Ngunit anuman ang pilit kong gawin ay isang tao pa rin ang laman ng isipan ko. Hanggang sa pagdating ko sa mansyon ay wala pa rin ako sa akin sarili. Nagbasa ako ng libro ngunit kahit isang salita ay walang pumapasok sa aking isip. Nasaan na mga katagang mahal mo ko, Darren? Hating gabi na nang bumaba ako upang uminom ng tubig. Hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa kanya. Tatlong baso ng tubig ang sunod-sunod kong ininom. Hinugasan ko naman ang baso at saka inilagay ulit sa tray. Lumingon ako nang makarinig ng yabag mula sa akin likuran. Senyorito! Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap.
Dahil sa aking kasabikan ay hinalikan ko siya ng masuyo sa labi. Tunog naman niyang aking halik. Hindi ko na malaya na tumutulo na palang aking mga luha habang nakalapat pa rin ang aming mga labi. Senyorito, huwag mo naman ulit akong baliwalain. Hindi ko kaya. Masakit. Sorry, Mariel. I'm so sorry. Tanging sambit niya. Hinalikan ko siyang muli sa mga labi. Senyorito, ba't niyo po ako iniiwasan? Ilang araw kitang hinintay. Kahit text ko eh, hindi mo sinasagot. Tapos yung number mo, hindi ko na makontakt. May problema ba? Naglakas loob akong tanungin sa senyorito. Mariel, this will be the last time na mag-uusap tayong dalawa. The last time na lalapit ka sa akin o ako sa'yo. Let's not speak each other anymore. Let's end this. Seryoso niyang wika na parang bombang sumabog sa aking pandinig. Senyorito, nagbibiro po ba kayo? Pautal kong tanong sa kanya. Do I look like I'm joking? This is the end of us, Mariel. Wala na tayo at hinding-hindi pwede maging tayo. Pero paano na ako? Yung mga nangyari sa atin, senyorito, baliwala ba yun sa'yo? Binigay ko naman ang lahat sa'yo, diba? Pero bakit? Mangiyak-ngiyak kong tanong sa kanya. This is just a game, Mariel. Just a game. Laro lang ang lahat. Ginamit lang kita at nagpagamit ka rin naman. And I think we're even. We enjoyed each other. Nasarapan ka. Nasarapan ako sa'yo. Let's just call it quits. Tumaliko dito pero hinabol ko siya at niyakap siya na mahigpit. Isang yakap na tila nagsasabing, huwag niya akong iwan. Di ba sabi mo, mahal mo ko? Nakalimutan mo na ba? Hinawakan nito ang aking magkabilang braso at inalis mula sa pagyakap sa kanya. Hindi ko nasasagutin yan. Baka mas masaktan ka lang. You're really very innocent, Mariel. Mabigat niyang sambit bago tuluyang umalis. Umupo ako muli sa upuan at doon ko inilabas sa lahat ng sakit na nararamdaman. Tumakbo ko patungo sa aking silid at doon umiyak. Iiyakan ko ang lahat ng sakit dahil hindi ko makakaya kung pipigilan ko ang bigat ng aking loob. Napakasakit na marinig ang bagay na yun galing sa mismong bibig niya. Napakasakit na marinig ang katotohanan na hindi niya ako minahal. Laro lamang sa kanya lahat. Yung inakala kong totoo ay isa lamang palang napakalaking biro. Hindi na ata ako nakatulog hanggang sa inumaga dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ikukumpara ang kirot na ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataong naramdaman ko ito. Unang pag-ibig, unang kabiguan. Mariel, okay ka lang ba? Ano ba yung itsura mo? Parang Biyernes Santo yung mukha mo. Tanong ni Ate Agnes. Nag-study kasi ako kagabi, ate. May long quiz kami bukas. Parang busy kayo ah. Anong meron? Naku, hindi mo ba alam na mamayang anniversary ni na senyora? Ang mabuti pa itulungan mo na lang ako dito. Ah, oo nga pala. Sambit ko. Ngayon palang anibersaryo ng kasal ng mga magulang ni na senyorito. Tumulong ako sa paghahanda ng lulutuin ni Ate Agnes. Nang matapos ay tumulong din ako kay Ate Minda na ayusin ang venue. Sa convention hall ng mansyon, dadausin ang selebrasyon. Tiyak na maraming bisita ang dadalo. May mga catering services naman ang nag-aayos sa hall. Ang lutong bahay ni Ate Agnes ay pandagdag na lamang ng mga menu ng taga-catering. Sumapit ang alas 6 at unti-unti nang napupuno ang convention hall. Kitang-kita ang ngiti at saya sa mukha ng mag-asawa habang tinatanggap at bumabati sa mga bisitang dumarating. Halos lahat ay mga madrigal at ang iba ay mga kasosyo at kaibigan na mag-asawa. May mga bumisita din ng mga Anderson na galing pa sa Britain. Pero mas marami ang mga madrigal. Sa dami ng taong nandoon, eh hindi ko naaninag sa Senyorito Darren. Can I have a glass of wine, please? Mariel? What are you doing? Nilangon ko kung sino nagsalita at nakita ko si John Madrigal na nakilala ko sa Cebu. Pinsan nito ni Senyorito Darren. Napayuko ko nang titigan niya ang kabuuan ko. You're a... Naudlot nitong sambit. Opo, Senyorito.
Nakatulong po ako sa mansyon na ito. Inabot ko sa kanya isang wine glass na may lamang alak. Hindi na ako nakapagpaalam kay Sir John Madrigal. Dali-dali akong bumalik sa loob ng mansyon upang makahinga ng konti. Oo nga naman pala. Maid ako at amo siya. Isa akong duka at sila ay langit ang katumbas ng kayamanan. Lumapit ako sa malaking salamin na nasa kusina. Tiningnan ko ang aking sarili. Maganda pero hindi bagay sa isang mayamang tulad na Senyorito Darren. Habang buhay siyang kukutyain ng mga taong malapit sa kanya kapag ako ang pipiliin niya. Mariel! Si Senyorito John iyon at sumunod pala ito sa akin. Senyorito John, pasensya na po kayo at nagsinungalin po kami noon sa inyo. Ito po ako. Ito po ang tunay na ako. Pero huwag po kayo mag-alala. Iniwanan niya ako. Wala na po kami na Senyorito Darren. Hanggang doon na lang po yung nakita niyo at hindi na masusundan pa. Mahaba akong salaysay sa kanya. No, I'm just here to say sorry. I shouldn't ask if why you're here dressed up as a maid. Nabigla lang ako. By the way, Mariel, huwag namang masyadong maliit ang tingin mo sa sarili mo. Everyone needs to be loved kahit ano pa ang katayuan sa buhay. Huwag mong isipin na mababaw ang tingin ko sa'yo at hindi kayo bagay ni Darren dahil maid ka lang at amo mo siya. Dumaan din ako sa ganyan. Ang asawa ko? Hindi naman siya mayaman. But she is a good wife to me. No, not just a good wife, but the best wife and the best mother to our kids. Napaiyak ako sa sinabi ng Senyorito John. Isa itong madrigal, pero napaka mapagkumbaba nito. John, what's happening? Boses ng isang babae ang narinig ko mula sa aming likuran. Love, sambit na Senyorito John nang makita ang babae. Napakaganda niya sa suot na black gown. Simple lang ito at walang masyadong make-up pero sobrang ganda at hindi nakakasawang tingnan ang kagandahan nito. Ba't bigla ka nalang nawala? Tanong ng babae kay Senyorito. Tumitig din ito sa akin pagkatapos tingnan ng asawa na tila nangungusap ang mga mata. Love, si Mariel pala. Ang nobyo na ipinakilala noon ni Darren sa Cebu. Mariel, siya yung sinasabi ko sa iyo na the best na asawa at ina ng mga anak ko. She's Janine, my wife. Pagpapakilala sa amin ni Senyorito. Lumiwanag ang mukha nito at tuluyan ang umiti. Inilahad niya ang kanyang palad sa akin at nagkamayan kaming dalawa. Nice to meet you, Mariel. Napakaganda mo naman. Ang galing pumili ni Darren. Sambit pa nito. Senyorita, wala na po kami. Hindi na po magiging kami pa. Sambit ko sa kanya na may kalungkutan sa aking boses. Well, let's go back to the party, love. Hinapit nito ang asawa sa bewang at mapait akong ngumiti habang pinagmamasdan silang dalawa habang naglalakad. Nakikita ko na mahal nilang isa't isa. Sa mga titig pa lamang na Senyorito sa asawa ay parang mapag-angkin at puno ng panunuyo. Inayos ko muli ang aking sarili at bumalik na ulit sa convention hall. Dalang isang tray na puno ng kupita na may lamang alak. May mga tao nagsasalita sa harapan at bumabati sa mag-asawa. Kahit anino ni Senyorito Darren ay hindi ko maaninag dahil mas dumoble pa ata ang mga taong nandoon. Wine please. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa akin likuran. Calvin! Bumalik ka? Masaya kong saad kay Calvin ngunit napakaseryoso nito. Wala na ang dating ngiti sa mukha ni Calvin. Parang hindi niya ako kilala. Tila binura na niya ako sa kanyang isipan. I said, please hand me a glass of wine. Sambit nito. Nagtataka man ay inabot ko sa kanya ang tray at nang makuha nito ang isang kupita ng alak ay tumalikod na ito. Gusto kong umiyak. Bakit nga ba ganito sila? Ba't lagi nilang nila akong sinasaktan? Ladies and gentlemen, a moment of silence please. As we are going to hear a message from Mr. Damon Anderson to his wife, Vanessa Madrigal Anderson. A warm applause, please. Wika ng lalaking nakapormal na suot sa harapan ng entablado. To all of you who are here today, I want to extend my gratitude for gracing us on this special occasion. Today is our 50th anniversary, but feels like it's our first year anniversary. Nagsipalakpakan ng mga tao sa intro na iyon ng senyor. To my dear wife, thanks for all your sacrifices. Everyone knows that you are behind all the success that we had.
I love you, and you will always and forever be my queen. Lumapit ito sa asawa at niyakap ng mahigpit. Nagsipalakpakan namang muli ang mga bisita. By the way, this occasion will not be complete without this special announcement. Let me be the first to announce that my son, my eldest son, and his fiancée Erica is now engaged. Sumenyas ito sa dalawang magkapareha na umakyat sa entablado. Hindi na, nagawa pang tingnan ni Mariel sina Darren at Erica dahil mabilis na siyang umalis sa convention hall na iyon at pumunta sa hardin at umupo sa may gazebo na nasa gitna. Wala namang makakakita sa kanya sa loob noon dahil napakadilim doon. Parang gripong tumutulo ang kanyang mga luha sa mata. Pinipigil man niya ay tila may isip din ang kanyang mga luhang naguunahan sa kanyang pisngi. Hindi niya kayang pakinggan ang sinasabi ni Darren sa harapan ng entablado habang nakaangkla dito sa Erica. I warned you before, but you never listen. Muntik na siyang tumakbo palabas ng gazebo nang marinig ang boses ni Senorita Cindy. Nasa loob din ito ng gazebo. Sorry, Senorita. Sorry po. Hindi ko kayo pinakinggan. It's okay. At least ngayon, you will learn from your experiences. You will learn from heartbreak. And someday, you'll thank him for breaking you. Mababasag ka. Pero isa-isa mundang puti ng mga bubog na yan at buuin mo ulit. Buuin mo ulit ang sarili mo at balang araw, ipakita mo sa kanya kung gaano ka katatag. Senorita. Lumapit ako dito at niyakap ito ng mahigpit. Ay naku, isa na naman biktima. Hayaan mo, gantihan mo na lang ako magdayan. Sambit nito na ang tinutukoy ay ang kapatid. Inabutan niya ako ng panyo. Kinuha ko naman iyon at pinahid ang mga luha ko. Mag-aral ka. Magsumikap, Mariel. Sabi nga nila, the best revenge is success. Sige na, umalik ka na sa loob. Marami na naghahanap ng alak sa oras na ito. Senorita, salamat po. Tumango lamang ito at nauna nang pumasok sa loob ng convention hall. Kahit nanginginig, patuloy pa rin akong pumasok sa loob ng convention. Pilit na ngumiti kahit durog na durog sa loob. Nabutan ko nagkukumpulan ang mga tao sa loob. Binabati at nakikipagkamayan kay Senorito Darren at Erica. Lumapit ako sa mesa nila ni Erica. Isa sa mga kasamahan nila ay si Calvin na napakaseryoso pa rin na nakatitig lamang sa akin. Oh, hi Mariel. Bati ni Erica nang makita ko. Tipid lamang akong ngumiti at tumango sa kanya. Si Darren naman ay parang si Calvin din na seryoso at napakatahimik lamang na nakatitig sa akin. One cup black coffee please, Mariel. Seryosong sad sa akin ni Senorito. Napakaaga nitong nagising. Nabungaran ko ito na nakaupo na sa hapagkainan at nagbabasa ng magazine. Opo, saglit lang Senorito. Formal ko saad sa aking hudyong amo na pagkatapos akong paglaruan ay parang hindi na ako kilala ng kumag. Nag-init ako ng tubig sa electric pot at nang pumitik na ang boto nito ay pinagtimpla ko na siya. First time ko magtimpla ng kape dahil sa Atiminda naman talaga ang nagtitimpla para sa kanilang lahat. Dahan-dahan kong dinala ang tasa ng kape at inilapag iyon sa kanyang harapan. Narinig ko ang paghigop niya ng kape. Bahala na siya kung magre-reklamo siya tungkol sa lasa. Mariel, halika nga. Tatalikod na sana ako nang bigla niya akong tinawagan. Ganito ba ang hindi na mag-uusap? Kasasabi nga lang niya kagabi. Pero syempre, amo siya at kapag work-related ay may karapatan siya. Lalo na't kung mag-uuto siya sa akin. Magaling ka pala magtimpla ng kape. Masarap. Sambit nito. Ah, gusto niyo po turuan ko kayo, Senorito? Una, mag-init po kayo ng tubig. Saktong init lang para hindi kayo mapaso. Para hindi kayo magaya sa akin na sumobrang init. Napaso agad-agad. Nakita kong bumuntong hininga ito dahil sa sinabi ko. Ngunit dahil gusto ko talaga itong paringgan, wala na akong pakialam kung mainis man ito ngayon sa akin. Pagkatapos, ilagay niyo ang kape at buhusin niyo na mainit na tubig. Haluin niyo. Paikot-ikutin niyo ang kutsara kagaya ng pagpapaikot niyo sa akin. Holy shit. Mariel, can you just please shut up? Hindi pa po ako tapos, Senorito. Makinig po kayo. Kailangan habang mainit pa.
Higupin nyo na at huwag mong hintayin na lumamig na bago mo inumin. Dahil ang mainit na kape ay parang ikaw, madaling lumamig. Is this a sort of a lecture? If you're done, then you may go now. Pagtataboy nito sa akin, umalis na ako at bumalik na ulit sa kusina upang tulungan si Ate Agnes sa pagluluto sa kusina. Anong putahe ito, ate? Tanong ko sa kusinera. Nagpapaluto ng sweet and sour na lapu-lapu sa senyorito. Darating daw si Miss Erica. Nalungkot na naman ako nang marinig ang pangalan ni Erica. Kung sa bagay, hanggang sa dulo lamang ako ng daliri ng fiancé ni senyorito. Mayaman at edukada ito. Hindi kagaya ko na mahirap pa sa daga at koloro mang pagkatao dahil ni hindi ko nga nakilala ang mga magulang ko. Tanghalian na nang dumating si Erica sa mansyon. Halos matunaw ako sa sakit na nararamdaman dahil sa kaswitan ng dalawa. Pagkatapos kumain ay nakita kong pumunta ang dalawa sa poolside. Patid ko na maliligo ang dalawa. Mariel, pakidala naman ang wine na iyan kina senyorito. Pakiusap sa akin ni Ate Agnes. Tumango lamang ako at kinuha ang wine sa mesa at ang dalawang wine glass. Nang dumating sa poolside ay naabutan ko naghahalikan ng dalawa. Hawak ni Erica ang batok ng binata habang magkalapat ang mga labi. Natigilan naman ang dalawa nang makita ako na nakatunga nga lamang sa tabi ng pool. Dito na po ang wine. Ilalapag ko lang po dito. Sad ko at malaki ang mga hakbang na naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Kumubli na muna ako sa isang tabi upang pahiran ng mga luha na kanina pa pala naglalaglagan sa aking mga mata. Nagpapakatatag ako pero hindi ko maiwasang hindi masaktan. Hindi ko maiwasan na hindi lumuha lalo na't sa tuwing makikita ang dalawa na magkasama. Wasak na wasak ako. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang sugat na idinulot ng binatang amo na pinaikot lamang ako. Hanggang kailan kaya ako masasaktan? Mariel, tawag ka ni Senyor Damon. Hihintayin ka daw niya sa office niya. Sambit ni Minda nang bumalik ako sa loob ng maid's quarter. Bakit daw ate? Malay ko. Hindi naman niya sinabi. Akyat ka na lang sa taas para malaman mo. Kinakabahan ako habang paakyat sa ikatlong palapag na mansyon. Bihira lamang kausapin ni Senyor Damon ang kanyang mga katulong. Isa pa, nakakatakot ang mukha nito. Titig pa lamang ay tila dapat ka na talagang matakot dito. Come in. Walang kangiti-ngiti nitong saad nang pagbuksan ako ng pinto. Pinapatawag mo daw ako, Senyor? Yes. I think you already know why I called you. Oh, I'm sorry. Magtatagalog na lang ako para maintindihan mo ng malinaw. Matigas na saad nito na seryosong nakatitig sa akin. Nilunok ko ang aking laway. Nang marinig ang maotoridad niyang boses. Bueno, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Stay away from my son. Layuan mo si Darren dahil hindi kayo bagay. Nakita mo naman ngayon kung gaano sila kasaya at kabagay ng dati niyang nobya at ngayon ay fiancé na niya. Gusto mo pa ba magtrabaho at mag-aral? Opo. Gustong gusto po. Then iwasan mo siya. For now, gusto ko na doon ka na muna magtatrabaho sa cafeteria ni Cindy. May apartment ka na ding matitirhan at kapalit ng pag-aaral mo. Iyang pagtatrabaho mo doon kay Cindy. Kay Cindy na at hindi na dito sa mansyon. Naintindihan mo ba ako? Swerte mo at mabait si Cindy. Dahil kung sa akin lang, ipinalayas na kita. Tanga lang si Darren dahil inamin niya din na tungkol sa inyo. Gusto kong umiyak kunit ayokong ipakita sa senyor na masyado na akong naapektuhan. Opo, senyor. Naintindihan ko po. Good. Then prepare your things now. Mabilis akong umalis sa opisina nito at nag-empake. Pinuntahan ko na sina Ate Agnes at Ate Minda upang magpaalam sa mga ito. Ang driver ng senyor ang naghatid sa akin patungo sa aking apartment. Kanina ay itinuro ng driver ko na saan ang cafeteria ni Cindy. Tansya ko ay 5-10 minuto lamang ang lalakarin ko galing sa apartment papunta sa cafeteria. Nakahinga ko nung maluwag nang humiga sa malambot na kama ng apartment. Kumpleto na ang gamit doon at may mga groceries na din sa ref ng buksan ko. Kailangan ko magtiis dahil ito ang tanging paraan upang makapagtapos ako ng pag-aaral. Sa ngayon ay kailangan ko ng kalimutan sa senyorito. Naging madali naman ang pagtatrabaho ni Marielle bilang waitress sa cafeteria ni Cindy.
pagkatapos ng klase niya, ay kailangan niya mag-report kaagad sa cafeteria ng among dalaga. Isang linggo na mula nang umalis siya sa mansyon. Ito ang bagay sa iyo, Mariel. Bagay sa iyo ang pula para seductive ang kapartner ko at maiinggit ang mga pinsan ko kapag nakita ka nila. Sambit ni Dexter habang ipinapakita sa kanya ang isang mermaid style na gown. Nang sinukot niya ito ay parang itinahilang talaga ang gown para sa kanya. Kitang-kita ang hulma ng kanyang bilugaan na bawang at ang neckline nito ay hanggang dibdib kaya't na-enhance ang kanyang malulusog na mga dibdib sa gown na iyon. Dexter, parang starlet na ako dito. Hindi ako sanay. Bagay na bagay sa iyo, Mariel. Trust me, okay? Sige na nga. Bayaran mo yan, ha? Kinuha nito ang gown at nila sa counter at binayaran na rin ang black coat at slacks na pinili nito. Kumain na muna kaya tayo. Paanyaya nito. Wala ang professor nila sa huling subject para sa araw na ito kaya inanyaya siya na Dexter na bumili ng isusuot nila bukas sa event ng pinsan nito. Basta't libre mo. Tara. Ikaw talaga, inaaraw-araw mo ako, ha? Rich kid ka naman kaya kahit hanggang fourth year mo pa akong ilibre. Eh, chicken lang yun sa'yo. Pumasok sila sa isang mamahalin na restaurant. Iginaya sila ng isang waiter upang umupo sa pandalawahan na mesa. 2 tandoori chicken please and 2 garlic rice. Sambit ni Dexter sa waiter na nagaantay ng kanilang order. Masaya silang kumakain ni Dexter. Panay ang tawa nila dahil ang topic nila ay ang mga pasaway na classmates nila sa school. Aksidente siyang lumingon sa kabilang bahagi ng restaurant at nabigla nang makita si Senorito Darren na nakatitig sa kanilang dalawa ni Dexter. Hindi niya alam kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso sa oras nang magtama ang kanilang mga paningin. Bigla din naman niyang iniiwas ang tingin sa lalaki nang makitang lumapit si Erica sa binata at umupo sa harapan nito. Tumayo siya at nagpaalam na pupunta muna sa comfort room. Tinignan niya ang kanyang sarili. Namumutla siya at kinakabahan na makita si Darren. Paglabas niya ng CR ay biglang may humatak sa kanya papasok sa loob ng isang bakanteng kwarto na puno ng mga kagamitan ng laman. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Sambit niya kay Darren na nakahawak sa dalawang braso niya. Matapang ka na ngayon, Mariel, ha? Dahil ba dyan sa lalaki mo? Ganyan ba ang babaeng gusto makapagtapos ng pag-aaral? Imbis na nasa paaralan at nasa mall at nagdadate? Nagbabaga ang mga matang sambit nito. Date po ba, senyorito? Eh ano po bang pakialam mo kung makipag-date ako, ha? So tama ako. Nakikipaglandian ka lang. Ano, Mariel? Masarap ba tumikim ng iba? Mas masarap ba ang lalaking yun? Isipin mo na kung anong gusto mo, senyorito. Eh kayo po ba? Masarap po ba? Masarap po ba sa Erica? Mas masarap ba siya? Kaya mo siya binalikan? Mahina siyang napahikbi at naramdaman ng paunti-unting pagbitaw ng kamay nito sa kanya. Mabilis siya naglakad patungo sa pwesto nila ni Dexter. Dexter, dalian mo. Dalian mo ng kumain. Gusto ko na umuwi. Sambit niya rito. Kung pwede lang sana siyang tumakbo ay ginawa na niya. Ayaw na niya makita ang dating amo. Hindi niya gusto kung paano nagre-react ang katawan niya kapag nagkikita sila. Mabilis niyang hinila ang braso na Dexter palabas ng restaurant na iyon. Ang binata na din ang naghatid sa kanya pauwi sa apartment niya. Nagpalit na muna siya ng damit nang dumating sa apartment. Inayos niya ang kanyang sarili. Pilit na itinatago ang lahat ng kalungkutang nararamdaman niya. Ang sabi pa nga ng manager nila ay huwag daw dalhin ang problema sa trabaho. Pagkatapos ay mabilis na siyang nagtungo sa cafeteria ni Senorita Cindy. Mariel, table 6. Sambit ni Mom Joanne niya na manager nila. Mabilis niyang tinungo ang table 6 at nakita niya isang gwapong lalaki na nakatingin sa menu. Nang tumingin ito sa kanya ay bigla itong huminto at parang natulala ng titigan ang mukha niya. Pati siya ay napalunok sa kagwapuhan nito. Matangkad, maputi, maganda ang katawan na tigit sa lahat ay green-eyed ito. Parehas silang berde ang mga mata. Ay, bati na to sa kanya. Hello po, may order na po ba kayo? 1 cappuccino and 2 croissant. Sambit nito na titig pa rin sa kanya. Yun lang po ba?
You got green eyes. Sambit nito. Ah, hindi po ibinebenta ang mga mata ko, sir. No, I mean, napakaganda ng mga mata mo. Kayo din naman po eh. Magkatulad ang kulay ng mga mata natin. Yeah? How old are you, then? 18 po. Hello, sir. Kung may plano kayo manligaw sa akin, huwag na po ah. Kotang-kota na po. Napangiti ito sa sinabi niya. Sir, ipapasok ko muna ang order niyo ah. Wait lang po. Nang pumasok sa loob ay doon pa lamang niya naisip na ba't ang gaan-gaan ang loob niya sa laking green-eyed. Kanina habang kausap niya ito ay hindi man lang siya nahiya. Parang matagal na silang magkakilala. Kapag tinititigan niya ang mata nito ay para siyang nakatitig sa sarili niyang mga mata. Sir, bukan na appetite. Sambit niya habang inilalapag ang pagkain in order nito. Mula sa malayo ay palihim niyang tinititigan ang gwapong green-eyed na lalaki. Parang may sayang umuusbong sa puso niya kapag tinitingnan ang mukha nito. Nataranta siya nang sumayos ito sa taas ng ere. Keep the change, Miss Waitress. Hala, ang laki naman ito. Balik po kayo, sir, ha? Tas, ako ang re-request yung waitress, ha? Sabihin niyo lang pangalan ko, Mariel. Ang laki ng tip na ibinigay nito sa kanya. Pang isang linggong baunan niya sa universidad. Umiling lamang ito sa kanya. Mambubudol ka rin pala, Mariel. You remind me of someone. Nakangiting sambit nito. Ano nga po pala pangalan niyo? Just call me King. Hari? Mr. Hari ng kagupuhan? Ikaw nagsabi niyan. By the way, I need to go. See you next time, Mariel. Kumuway pa siya sa lalaki bago ito umalis sa cafeteria. Parang tumigil saglit ang mundo niya nang makilala niya si King. Kuya Hari. Sambit niya na maalalang muli ang gwapo nitong mukha at ang mga matang parehas ng sa kanya. Huwag na kaya tayo tumuloy, Dexter. Kinakabahan ako. Hindi ako sanay sa mga party. Puno ng alinlangang saad niya kay Dexter habang papasok sila sa venue ng party. LaVille Residences. Napakalaki at napakaganda ng mga bahay na nakatayo sa private residence na iyon. Napakayaman pala ni na Dexter. Ang venue ay nasa isang convention hall ng private residence. Nagmistula itong 5-star hotel sa sobrang gara. Ba't kakakabahan niya ang ganda mo? Baka silang kabahan sa'yo. Bulong nito habang inaakay siyang papasok sa loob ng LaVille Convention. Napakabulero mo. Uy! Bulong niya rito, sabay pisil sa braso nito. Just smile. Slay them with that smile. Sambit nito. Itinali ng makeup artist kanina ang kanyang mahabang buhok at nag-iwan ng dalawang mahabang hibla na kulot na nakalugay sa magkabila niyang pisngi. Konting makeup lang naman ang nilagay sa kanyang mukha dahil ang sabi ng bakla kanina eh, hindi na niya kailangan ng over na makeup. Mom? Dad? Siya nga po pala si Mariel. Kaklase ko. Mariel, sila ang parents ko. Hello po, Mom. Sir, nice to meet you. Magalang niya sambit dito. Well, Iha, you really look like an angel. Enjoy the night, Iha. Son, alagaan mo si Mariel, ha? Sure, Mom. Dahil maraming lumalapit at bumabati sa mag-asawa ay umupo sila sa katabing mesa ng mga ito. Hindi nagtagal ay nagsalita ang MC sa harapan at tinawagan nito ang mga magulang ni Dexter. Nagbigay ng mensahe ang mag-asawa at isa-isa nitong tinawagan ng mga bumili ng unit sa LaVille Residences. Ito rin palang araw na ito turnover na ang mga unit sa mga may-ari. Mr. Darren Madrigal Anderson. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo nang marinig ang pangalan ng taong ayaw na niya sanang makita pa. Malapad ang ngiti nito habang paakyat sa entablado kasama si Erica na nakaabrosyete sa braso nito. Sandaling nakipag-picture ang mga magulang ni Dexter kina Darren at Erica na may hawak na malaking gold na susi. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang pababa ng entablado at nakitang umupo ang dalawa sa mesang nasa likuran lamang nila. Hindi na siya nag-atubili pang lingunin ang dalawa. Ayaw niyang masaktan na naman siya kapag nakita kung gaano ka-sweet ang mga ito. Hindi naman siya computer na kapag pindutin lamang ang delete ay agad-agad nang mabubura. Tao lamang siya. Hindi basta-basta mabubura ang nararamdaman niya para sa binata. Nasasaktan pa din siya dahil hindi pa naman tuluyang naghilom ang sugat sa puso niya. Pero susubukan niyang unti-unting gamutin ang sugat na iyon hanggang sa wala na siyang maramdamang kirot. Ladies and gentlemen, hindi namin palalampasin ang gabing ito.
kapag hindi namin ipinakilala ang aming nag-iisang anak na lalaki. Dexter Laville. Tumayo si Dexter at parang prinsipe niya umuko sa harapan niya at inilahad ang palad nito sa kanya. Nalalamig man ang kanyang buong katawan ay nakangiti siyang kumapit kay Dexter. Nagsipalakpakan ng mga tao na makita silang naglalakad patungo sa entablado. Puno ng pagkamangha mga titig ng mga taong nandoon. Dinig din nila ang positibong bulong-bulungan kung gaano sila kabagay. Isang matamis na ngiti ang iginawan niya nang nasa entablado na sila ni Dexter. Nagkikislapan ang mga kamera sa harapan nila. Hindi niya binitawan ang paghahawak sa braso ni Dexter hanggang sa nakababa na sila. Pagkatapos nilang kumain ay inanunsyo ng MC na pwede nang sumayaw ang mga bisita. Sila ni Dexter ang pinakaunang pares na sumayaw sa gitna. Masuyo nitong hinawakan ng kanyang magkabilang bewang habang sila ay nagsasayaw. Naaninag naman niya sina Erica at Darren na sumasayaw na rin. Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo sa balikat nito upang hindi makita ang dalawang pares na malapit lamang sa kanila ni Dexter. Dexter, umupo na muna tayo. Pinupulikat na ang paa ko. Pagsisinungaling niya. Sure, tipid nitong saad. Kumuha siya ng isang baso ng alak at tinungga ito. Ang sabi nila, tinatanggal daw ng alak ang lungkot at sakit na nararamdaman ng puso. Ngayong gabi, ipatutunayan niya kung totoo nga. Mariel, that's too much. Baka malasin ka. Sambit ni Dexter na makita siyang kumuha pa ulit ng isang baso ng alak mula sa waiter at tinungga iyon. Hindi na niya kaya ang bigat na nararamdaman. Kapag nakikita niya si Darren at si Erica, ay parang mas lumalalim ang sugat sa kanyang puso. I'll be back, Mariel. Pupunta muna ako sa comfort room. Pamamaalam ni Dexter. Nakita niya naglalakad na sina Darren at Erica pabalik sa pwesto ng mga ito. Kumuha ulit siya ng isang baso ng alak mula sa dumaang waiter at tinungga iyon. Unti-unti nang nagiging malabo ang kanyang paningin. Totoo nga na walang nararamdamang sakit kapag umiinom ka ng alak. Tumayo siya at nang humakbang ay malapit na sana siyang matumba. Lalabas na muna siya. Gusto niya makalanghap ng sariwang hangin. Nang nasa pintuan na ay kumuha pa siya ng isang basong alak at mabilis na tinungga iyon. Nang makarating sa labas ng Laville's Convention Hall, ay may malaking puno ng pine tree sa gilid at may mesa at upuan sa ibaba nito. Lumapit siya sa puno at umupo sa upuan na nasa baba nito. Aray! Mahina niya sambit habang hawak-hawak ang kanyang ulo dahil sa kirot na nararamdaman. Nawawala din naman ito kaagad. Ipinikit niya ang kanyang mata, ngunit ng idilat niya ay parang tumatambling ang kapaligiran. Ang kalsada ay parang lumilipad na sa hangin. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila sumasayaw ng napakabilis. Umiikot na rin ang paligid niya at tila gusto na lamang niyang pumikit at hindi na idilat pa ang kanyang mga mata. Tumayo siyang muli at sinubukan maglakad ngunit nakatatlong hakbang pa lamang siya ay natisod na siya at bila na lamang natumba at buti na lang ay may kaagad na sumalo sa kanya. Naramdaman niyang buhat-buhat na siya ng kung sino mang tao. Hinahampas niya ito ngunit parang nawala na yata ang kanyang lakas sa oras na iyon. Sumigaw siya ngunit hindi niya marinig ang mismong boses niya. Pumikit at dumilat siya ngunit kapag uulitin niya ay mas umiikot ang paligid niya. Let's go home, baby. I'll take you home right now. I'll take you. Darren, can you just please stop staring at her? Mahinang sambit ni Erica sa nobyo nito na pansin niyang parating nakatitig sa babae na nasa unahan ng kanilang mesa. Kilala niya kung sino ang babaeng iyon pero ayaw lamang niya ipakita na naiinis siya dito. Lagi na lamang niya nakikitang nakatitig ang nobyo sa babae. What do you mean? I'm not staring at anyone. Bulong din ito sa kanya. Nang magkasama silang muli ay batid niyang may kakaiba sa nobyo. Every time they make love, he just suddenly stops without even reaching the climax. They were engaged already. Their marriage were already set next year. Actually, it was a fixed marriage. Kamakailan lang ay nagkausap ang mga magulang nila to set up their marriage already. Since their exes, wala naman naging problema. Naalala niya pa nang pumunta si Darren sa America to attend her graduation day. Hindi niya inaasahan na nandoon din ang mga magulang ni Darren at pagkatapos ng kanyang graduation ay nagkasundo na pala ang mga magulang nila. Masaya siya dahil wala naman talaga silang formal breakup ng nobyo dati. Kung tutuusin eh, mahal na mahal siya ng dating nobyo. Ayaw nito dati na mag-aral siya. But she insisted because she doesn't want to marry Darren na wala siyang narating.
ayaw niya maging matagumpay na dahil lamang sa mga madrigal, Anderson. Noong gabi rin ng graduation niya, ay siya mismo ang pumasok sa kwarto nito. She misses him so much. He is her the virginizer. Kailan ka pa natutong uminom ha, Mariel? Galit na sambit ni Darren sa dalaga na nakaupo sa kanyang tabi. Lungay-ngay lamang ito at nakapikit lamang ang mga mata. Darren, saan mo ko dadalhin ha? Walang iya ka talaga. Pagkatapos mo ko saktan, lumalapit ka pa rin sa akin. Putal-tal na sambit ng dalaga. I'll just bring you home, okay? Nandun si Dexter. Siya maghahatid sa akin. Tapos ano? Do you think sa itsura mong yan, hindi matutokso ang lalaki sa'yo? Damn it, Mariel. Ba't kasi nagpakalasin ka, ha? Gusto mo ba na may mangyari sa'yo na lalaking yun? Wala ka ng pakialam. Iniwan mo na ako. Wala ka ng pake kung sino man ang makakasama ko. You're such a... Will you stop it, Mariel? Sigaw nito nang ibinaba niya ng konti ang sleeves ng gown at kinamot ang isang dibdib nito. Makati, hindi ako sanay na nakagown. Huwag kang tumingin. Tawang sambit ng dalaga. Dinala niya ang babae sa pad niya. Secret hideout niya ito kapag nagtatago siya sa ama. Binuhat niya ang dalaga papasok sa pad niya. Lasing na lasing ito. Kung sa bagay, hindi naman ito sanay uminom. Naalimpungatan si Mariel sa hindi pamilyar na kwarto. Kinusot niya ang kanyang mga mata upang siguraduhin na hindi siya namamalik mata. Tinapik niya ng malakas ang kanyang noo nang maalala ang nangyari kagabi. Maingat siya tumayo upang hindi magising ang binata. Hinanap niya ang kanyang maliit na purse at nang makita ito ay mabilis niyang nilisan ang lugar na iyon at iniwan ang binata na mahimbing pa ring natutulog sa kama. Naligo siya nang dumating sa kanyang apartment. Instant noodles na lamang ang niluto niya dahil hindi na niya kaya ang gutom. Wala siyang pasok ngayon kaya pupunta siya sa cafeteria. Uminom na din siya ng paracetamol dahil kanina nang magising siya ay parang may tumutusok sa ulo niya. Mariel, pakidala ito sa table 9. Utos sa kanya ni Ma'am Joanne. Kinuha niya ang frappe at naglakad papunta sa table 9. Mariel, sambit ng lalaking nakaupo natitig na titig sa kanya. Calvin, mabuti naman pala at nakilala mo na ako. Kala ko kasi nagka-amnesia ka na dahil hindi mo ko pinapansin noon sa party. Mahina niya sambit. I'm sorry, nagtampo lang naman ako sa iyo dati dahil hindi mo naman sinabi sa akin ang tungkol sa inyo ni Darren. Sambit nito. Sekreto nga diba? May sekreto bang sinasabi, Calvin ha? I'm really sorry. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Saway niya rito. Sige ha, may trabaho pa ako. How dare you, Darren? Bakit bigla mo akong iniwan sa party ha? Wala ka ba talagang plano na magpaluwanag sa akin? It's been a week. Nagtatampo ako sa iyo, tinihintay ko na suyuin mo ako tapos nandito ka lang pala sa Casa Bar. Galit na Erica ang sumalubong sa kanya sa Casa Bar. It's been a week since the night at LaVille's residences. Isang linggo na pala, hindi man lamang niya naalala ang nobya. I'm really busy, Erica. I'm sorry. Lagi namang ganyan, Darren eh. Busy ka. But I really need an explanation during that night. May emergency meeting kami dahil na-stranded ang isang cargo vessel namin. Kailangan gawa ng paraan. So I hurriedly returned to the office. E ba't isang linggo ka nang hindi nagpapakita sa akin? Yung number mo hindi naman matawagan. I'm sorry. I lost my phone. Tandaan mo ito, Darren. We are set to be married. Ayusin mo na nga ang buhay mo. You're always good at taking someone for granted. Tumango lamang siya sa nobya at mabilis na tinungga ang bote ng alak na hawak niya. Do you really want this wedding to pursue? Of course I do. Sagot niya dito. Then, ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay, Darren. Good thing that you want to continue dahil kung hindi ay hindi mo kailanman malalaman ito. May inilapag itong pregnancy test na may dalawang guhit sa mesa. Is this real? Yes, Darren. Magiging daddy ka na kaya please, magbago ka na at huwag mo na akong bigyan ng konsumisyon. Lumapit si Erica sa kanya at umupo sa kandungan niya. We will be a happy family. I will be a good wife to you. Hinalikan siya ng nobya sa labi
at kapwa sila humihingal ng matapos maghalikan. Maagang pumasok sa university si Mariel. Sa Dexter ay nasa tabi ng gate at hinihintay siya. Ganito ito lagi, hindi ito papasok sa loob ng campus kapag wala pa siya. Habang dumadaan ang mga araw ay mas nagiging malapit silang dalawa. Parang magkapatid na rin ang turing nila sa isa't isa. Parang nasa alapaab siya sa oras na iyon habang tinititigan ang kanilang gwapong professor. Lian, tingnan mo si professor oh. Bulong niya kay Lian na setmate niya. Nakita niyang namula ang mukha nito sa sinabi niya at nginitian lamang siya. Umaga pa lang pero parang limang beses na siyang naghikab. Antok na antok siya. Same menu for lunch? Tanong na Dexter sa kanya. Alam na alam nito kung ano ang paborito niyang kainin kapag nagtatanghalian sila sa universidad. Fried chicken with calamansi at soy sauce. Paglapag pa lamang nito ng tray ay halos bumaliktad na ang sakmura niya. Dexter, sa'yo na lang. Nawalan ako ng gana. Sambit niya rito. Ayaw mo? Gusto mo ng ibang foods? Hindi na. Itong juice na lang okay na to. Sagot niya. Bigla siya naging matamlay sa araw na iyon. Inaaya pa sana siya ni Dexter na bumili ng buksa mo ngunit pinasya na lamang niya na mauna nang umuwi. Isa pa'y may trabaho pa siya sa cafeteria. Okay ka lang ba, Mariel? Kung hindi mabuti ang pakiramdam mo, magpahinga ka na lang muna. Sad ni Ma'am Joanne nang mapansin nito na matamlay siya. Okay lang po ako, Ma'am. Medyo napagod lang po ako sa school pero kaya ko po. Nagpaalam siya kay Ma'am Joanne na kukuha muna ng orders sa bagong dating ng mga customers. Nagulat pa siya na makita kung sino ang bagong dating na customers. Walang iba kundi si Erica na naka-abresyete pa sa nobyo nito. Sandali siyang nawala sa kanyang sarili. Ewan niya kung babalik ba siya sa loob o haharapin pa rin ang dalawa. Hey Mariel, nandito ka na pala sa cafeteria ni Cindy. 2 mocha frappe and 2 carbonara please. Mag-ilaw nitong saan na nakafocus ang tingin sa menu book. Nang makita niya si Darren ay seryoso lamang siya nitong tinititigan. Bigla niyang binawi ang tingin sa binata dahil ayaw niyang isipin nito na hanggang ngayon ay malakas pa din ang epekto nito sa kanya. Wala na po bang dagdag na orders? Tanong niya. Umiling lamang si Erica kaya bumalik na ulit siya sa may counter. Mabilis siyang pumasok sa comfort room ng cafeteria nang maramdaman na pinagpapawisan siya. Ngunit sobrang lamig ng kanyang katawan. Ibang klase ang pakiramdam na ito para sa kanya. Mariel. Tanging sambit ni Darren nang mabungaran niya ito sa labas ng comfort room. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay malakas niya itong sinampal. Sige Mariel, saktan mo ko. I deserve it. Matigas nitong sambit sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat lang ako, senyorito. Mahina niyang sambit dito. I need to tell you something. Please, wag na. Parang awa mo na. Nakakapagod na. Huwag mo na akong paasahin. Pero, please po, tama na. Pagmamakaawa niya rito at bigla na lamang tumakbo pabalik sa station niya. Dumating ang araw ng kanilang midterm. Naging madali naman ang lahat para sa kanya dahil nag-aral naman siyang mabuti. Masaya siya dahil ilang buwan na lamang ay finals na nila. Ngunit hindi pa rin lubos na maganda ang pakiramdam niya. Siguro ay dahil sa stress. Mahirap pagsabayin ng pag-aaral at trabaho pero lumalaban pa din siya kahit paano. Maagang umuwi sa Dexter dahil may pupuntahan daw itong importante. May isang subject pa naman sila sa hapon. Naglakad na muna siya patungo sa library upang manghiram ng libro. Ngunit bigla na lamang siya natigilan nang mahilo siya. Lumapit siya sa gilid ng pader at doon sumandal. Miss, ano nangyayari? Tara, dali natin siya sa clinic. Dinig niya ang tinig ng estudyanteng nakakita sa kanya. May doktor na naka-duty sa clinic ng Crimson University. Miss, ngayon mo lang ba naramdaman ito? Tanong ng babaeng doktor. Hindi po, Doc. Araw-araw po. Saan niya? Maybe you should buy this. Iniabot sa kanya reseta na may nakasulat na pregnancy test. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso na makita ang reseta ng doktor. Kailan nga ba huling may nangyari sa kanila ni Darren? 2 weeks ago. Paano kung positive? Anong gagawin niya? Sasabihin ba niya kay Darren? Salamat po, Doc. Huling sambit niya bago siya tuluyang umalis sa klinika.
Pagdating sa bahay ay nagdadalawang isip pa din siya kung gagawin ba niya o hindi. Nakabili na rin naman siya kanina ng PT ngunit nagalinlangan siya. Ngunit sa huli ay sinunod pa rin niya ang sinabi ng doktor. Naglagay siya ng 3 patak sa maliit na parang butas ng PT. Naghintay siya ng 3 minuto at nang makita ang 2 linya na lumabas, ay bigla na lamang siyang napahagulhol ng malakas. Parang nakikita na niya ang mga pangarap niya na isa-isang natitibag. Buntis siya. Ngunit hindi niya alam kung sasabihin niya kay Darren. Ano nang gagawin niya ngayon? Ipaglalaban ba niya ang karapatan ng anak? Ipapalaglag kaya niya ito? Ngunit tanging walang pusong ina lamang ang gagawa ng ganito sa anak. Pumasok siya sa kwarto at nagdasal na lamang. Hihingi na lamang siya ng gabay sa Panginoon na sana ay nakikita at damayan siya nito. Lalo na't sa oras na ito na may ibang problema na naman siyang kinakaharap. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon dahil hindi pa rin kapanipaniwala ang nalaman niya. Naalala niya ang sarili sa anak niya. Ang mama niya ay binuntis at iniwan lamang ng papa niya. Kapalaran na ba niya ang masaktan kagaya ng ina niya? Kapalaran rin ba ng anak niya ang sinapit niya noon? Mariel, kumusta ka na? Matagal ka na rin hindi bumibisita dito. Niyakap siya na Minda na makita siya. Okay lang naman ate. Kayo, kumusta? Malumbay niyang saad. Ikaw na bata ka. May problema ka ba? Hindi mo maitatago yung lungkot sa mga mata mo. Sambit nito. Tinignan niya ito nang diretso sa mga mata. Ate, buntis po ako. Saad niya habang nakayuko. Hiyang-hiya siya kay Minda dahil puro pangaral ito sa kanya ngunit hindi naman siya nakinig. Narinig niya ang tunog ng nahulog ng mga kutsara sa sahig. Mariel naman, bakit? Sinong ama? Mangiyak-iyak nitong saad sa kanya. Alam mo naman na napakasaya ko na malapit mo nang maabot ang pangarap mo sa buhay pero ba't ka nagpabuntis ka agad? Ate, huwag po kayong maingay. Sa senyorito Darren po ang ama. At nandito ako ngayon sa mansyon para sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ko. Ano? Mariel? Ba't kay senyorito pa? Alam mo naman na malapit ng ikasal yun, di ba? Mariel, ano ka ba naman? Bumukha ka sa isang taong malabong pananagutan ka. Pero ate, sasabihin ko pa rin sa kanya. May karapatan siyang malaman ang tungkol dito. Tumalikod na siya kay Minda at umakyat sa 2 palapag ng kwarto ni Darren. Kumatok siya pero wala siyang narinig na kahit kaluskus man lamang. Marahil ay wala ang binata sa kwarto. Senyorito? Tawag ulit niya ngunit walang sumasagot. Nagkibit balikat na lamang siya. Hindi pa siguro oras upang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Siguro ay may dahilan kung bakit wala ito dito. Mariel! Senyorita? May ipapipirma pala ako sa iyo. May kulang ka raw na requirement sa school. May iniabot na papela si senyorita, sende sa kanya. Pagkatapos niyang pirmahan ay nagpaalam na siya sa kanya. Sinabi niya na may kinuha lamang siyang gamit sa dati niyang kwarto. Pababa na siya ng hagdan nang makita niyang papasok sa loob ng mansyon si senyorito Damon. Nakakunot ang mga mata nito nang makita siya. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag ka na pumunta dito? Nanginig bigla ang katawan niya dahil sa napakahigpit ng hawak nito sa braso niya. Senyor, may kinuha lang po ako. Pagsasinungaling niya. Is that true? O gusto mo lang landiin ang anak ko? What is it that you want? Money? Malakas nitong saad sa kanya. Hindi po. May kinuha lang po ako. Mangiyak-iyak niyang saad. Don't you ever dare to... Hindi na naituloy ng senyor ang sasabihin dahil bigla na lamang nawala ng malay ang babaeng nanginginig na sa takot. What happened, Damon? Malakas na wika ng asawa nito nang makita ang walang malay na katulong sa sahig. Nakatingin lamang dito ang asawa na tila wala man lamang planong tulungan ng babae. She needs a doctor! For better's sake, Damon! Butin mo! Sigaw niya sa asawa na nakatulala lamang. Tila natauhan naman ito nang marinig ang sagaw niya at binuhat ang dalaga patungo sa kotse. Mr. Anderson, the patient is pregnant.
sabi Dr. Cruz sa kanilang mag-asawa. Nagbigay ito ng reseta sa kanila at sinabi na kapag magising ito ay pwede na silang lumabas sa ospital. Pinagmasdan nila ang magandang babae na mahimbing na natutulog. She looks so innocent and so fragile. Damon, si Darren ba? Si Darren ba ang ama? Tanong na nag-aalalang ginang sa asawa. Maybe, and maybe not. How can we be so sure na si Darren lang ang kinikita ng babaeng ito? Don't be too harsh on her, Damon. Alam mo naman na ikakasal na si Darren. Hindi na niya kailangan pang pumasok sa eksena. Alam ni Darren ang kaya kong gawin kapag patuloy pa rin ang katigasan ng ulo niya. Hon, she's not fitted to be in our clan. Mapapahiya tayo kapag isang hamak na katulong lamang ang mapapangasawa ni Darren. Napansin nila ang unti-unting paggalaw ng babae sa kama. Nang buksan nito ang mga mata ay mabilis itong yumakap sa katabing una na parang batang nakakita ng taong kinatatakutan. Mariel, you're pregnant. Direktang sambit ng lalaki sa bagong gising na babae. Opo. Si Darren ang ama, right? Walang paligoy-ligoy na tanong ng senyor. Opo. Direkta din sa adnan dalaga. Bueno, uuwi tayo sa mansyon ngayon at sasabihin mo kay Darren ang tungkol dyan sa dinadala mo. Nagpaalam ang senyor na may tatawagan daw muna. Nagulat ang lahat nang makitang magkasamang dumating ng mag-asawa si Mariel. Nakaupo si na Erica at Darren sa mahabang hapagkainan ng mansyon. Umupo ka, Mariel. Sambit ni senyor. Kinakabahan man ay sumunod siya dito at umupo kaharap si na Darren. You go ahead, Mariel. Sabihin mo na kay Darren. Panimula nito. Napalunok siya ng seryosong nakatitig ang tatlo sa kanya. Kung may sakit sa puso ay baka inatake na siya sa oras na ito. Senyorito, buntis po ako at kayong ama. Matapang niya sambit. Hindi niya pansin na namumuong luha sa kanyang mga mata. Nakita niya ang paglunok ni Darren dahil sa sinabi niya. That's impossible, Mariel. Paano mangyayari yan? Senyorito naman, alam mo naman na kayo lang ang una tuling gumalaw sa akin. Maluha-luha niyang saad. How dare you say that words in front of me, Mariel? Nagbibiro ka ba? Si Darren, papatol sa isang lowlife na kagaya mo? Nahibang ka na ba? Galit na bulyaw ni Erica sa kanya. Hindi pa ito nakontento at mabilis itong nakalapit sa kanya at hinablot ang mahaba niyang buhok. Pinigilan naman ito ni Darren. Hindi mo ba alam na bukas ay ikakasal na kami ni Darren? Buntis ako, Mariel! Huwag mo naman sirain ang pamilya namin! Dagdag pa nito. Look at yourself! Itanong mo nga sa sarili mo kung nababagay ka ba kay Darren? Ang mga nagbabadya pa lamang ng mga luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ang naging isang hikbi. Stop it, Erica! Saway ni Darren sa nobya. Mariel, umalis ka na lang! Sambit ni Darren. Narinig mo ba ang sinabi ko, senyorito? Buntis ako! Hindi akin yan, at hindi ko matatanggap yan. Umalis ka na bago pa lubos ang mapahiya dito, Mariel! Matagas nitong saad na naging dahilan upang gumuho ang mundo niya. Bago siya tumakbo palabas ng mansyon, ay isang sampal munang ibinigay niya kay Darren. Lakad, takbo ang ginawa niya. Pakalis lamang sa harap ng mga taong walang ginawa, kundi ang saktan siya. Nang makalabas sa mansyon ay biglang bumuhos sa malakas na ulan. Kasabay ng rumaragas ang tubig ulan ay ang mga luha niyang malakas na nagsisiunahan sa pagpatak. Mabuti na lamang ay may naaninag siyang tricycle na nagdala sa kanya sa apartment na tinutuluyan. Mabilis siyang tumakbo palapit sa pintuan nang makita ang mga gamit niya na naka-empake na sa labas ng apartment.
Sinubukan niyang kumatok sa pinto ngunit nakalock iyon. Wala siyang ibang maisip na pupuntahan kundi bumalik sa payak na probinsya kung saan namulat ang kanyang mata sa kahirapan. Sa baryo ng si Mariki. 10 oras ang biyahe bago siya dumating sa baryo ng si Mariki. Malayo ito sa kabihasna na tiisang bus lamang ang bumabiyahe papunta sa lugar na ito. Dala ang isang malaking itim na bag na puno ng kanyang mga damit, ay naglakad siyang patungo sa looban kung saan sila nakatira ng lola niya dati. Nagsilabasan ang kanyang mga kapitbahay na makita siyang paparating. Hindi naman masyadong dikit-dikit ang kanilang bahay pero kapag maninirahan ka sa baryo, ay magkaramay ang lahat, lalo na't nasa isang komunidad lamang kayo. Hindi tulad ng karamihang tao sa syudad na walang pakialamanan. Naku, Mariel, kumusta na? Matagal na panahon na rin wala ka sa baryo natin. Masayang wika ni Lola Pasing. Ito ang pinakamatanda sa baryo nila. Ito na din ang tumatayong leader ng kanilang komunidad sa si Mariki. Nagmano muna siya dito bilang pagpapakita ng respeto. Gusto ko pong manirahan dito, Lola. Payapa dito at dito ko gustong manganak. Wala naman siyang dapat na itago sa kanilang lugar dahil malalaman din naman ang mga ito. Kahit siya hindi niya alam kung paano mabubuhay sa baryo. Wala siyang ibang choice kundi ang magtanim upang may makakain. May health center sa lugar na ito pero minsan sa isang buwan lamang dumadalaw ang doktor. Wala ding midwife o nurse na namamalagi. Karamihan sa mga tao dito ay kumadrona ang nagpapaanak. Hey naku, buntis ka na pala eh. Nasaan ang asawa mo? Nagtatakang tanong nito. Patay na po. Pagsisinungaling niya. May mga kakilala din na lumapit sa kanila at may nagpresenta na rin na buhatin ang kanyang malata hanggang sa nakarating sila sa maliit na bahay na tinitirhan niya dati. Tumulong ang iba na linisin ang bahay dahil puno na ng agyo at alikabok. May mga nagbigay naman sa kanya ng mga bagong pitas na gulay, prutas at bigas. May nakita din siya mga panggatong na inilagay ng mga kalalakihan sa bugon o kusina. Mangiyak-ngiyak siya na makita ang kabaitan ng kanyang mga kapitbahay. Walang duda, nasa baryo si Mariki na nga siya. Walang pagbabago, kahit mahirap ang buhay ng mga tao dito, hindi pa rin nawawala sa kaugalian nila ang pagtutulungan. Nang mapag-isa ay inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng tahanan niya. Simula ngayon, ito na ang magiging tahanan niya. Tahanan nilang mag-iina. Sumagi sa isipan niya ang napakalaking mansyon ng mag-ama. Ang ama ng dinadala niya at ang ama nitong nagpahirap sa kanya. Wala namang masama kung sa tahanan na ito lalaki ang anak niya. Mabubuting tao ang nakapalibot sa kanila at importante ang kabutihan at kagandahang asal kailanman. Asensya ka na anak. Hindi ko man maibigay ang karangyaan sa'yo pero susuguraduhin ko naman na mamahalin kita ng buong buo. May ngiti sa mga labing wika niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. Masaya pero mahirap ang buhay sa probinsya. 7 buwan na ang lumipas. Nakaipon naman siya ng konting pera para makaluwas siya sa syudad. Naghanap na din siya ng maliit na paupahang kwarto na kayang-kaya lamang ng kakarampot na pera niya. May naisang tabi na rin siyang pera pang ospital niya. Nag-abot din ng pera ang kanyang mga kapitbahay na kahit maliit na halaga ay napakalaki na ng pasasalamat niya sa mga ito. Kasakasama niya ang pamangkin ni Aling Trining na si Donna. Isang 16 anyos na dalagita. Sa susunod na buwan ay kabuwanan na niya kaya gaya ng sinabi ng doktor sa health center ay kailangan niyang lumuwas 1 buwan bago siya manganak. Tinignan niya ang kanyang kabuuan sa salamin at sinipat ang kanyang may kalakihang tiyan. Hindi na siya nakapag-ultrasound dahil mas prioridad niya ay ang kanyang panganganak. Healthy naman daw ang heartbeat ayon sa doktor. Hindi naman siya pumapalya sa pag-inom ng vitamins at malakas naman siyang kumain ng gulay at prutas na sa sariling bakuran lamang nila makikita. Kuya, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Dad is waiting already at the company. Bungad sa kanya ni Cindy. Today is the annual general assembly ng kanilang company sa Pilipinas. The Anderson's Shipping Line Company. Kaya na lang, andyan ka naman eh. Sambit niya sa kanyang kapatid. Kuya, you really need to be there also. Kapag nalaman ni Daddy na palagi ka lasing, hindi yun matutuwa sa'yo.
Dagdag pa nito. Bumangon siya at kinuha ang bote ng alak na hindi niya naubos kagabi at tinungga iyon. Kung sasirain mo lang din naman pala ang buhay mo, sana ipinaglaban mo na lang siya. Wika ng kanyang kapatid na tuluyan ang pumasok sa kanyang silid at umupo sa kama. Tama bang ginawa ko, Cindy? I didn't choose her because I want to keep her safe. Daddy warned me at alam ko ang kayang gawin ni Dad sa kanya. Tuwag ako, Cindy. I deserve this. Ay naku, hindi ko alam kung bakit napakakomplikado ng buhay mo, kuya. May puntos ka naman. You need to sacrifice your own happiness just to protect the one you love. Si Daddy naman, kakambal ata ni Lucifer. Pero don't worry, hahanapin natin ang asawa mo. Malaki na siguro ang tiyan niya ngayon. At alam kong kinamumuhian ka niya. Yeah, I know. Wait, asawa? Ano sinabi mo? Nalilitong tanong niya. Asawa bang nabanggit ko? Sorry, nagkamali lang. Okay. So, sasama ka na? Naubos mo ng vitamins mo. Siguro naman pwede na tayong pumunta sa company. Maligo ka na. Ihintayin kita sa baba. Mahaba nitong salaysay. Ang vitamins na tinutukoy nito ay ang alak na iniinom niya kanina. Tinatamad man, ay nagdesisyon pa rin siya na pumunta sa General Assembly. Andoon lahat ng mga stockholders nila. 50% ng kumpanya ay pag-aari nila at ang kalahati ay hawak ng mga stockholders. Sa Damon, Anderson ang tumatayong CEO ng kumpanya at siya naman ang co-CEO ng ama. Pero lahat ng desisyon ay kailangan dumaan muna sa kanyang ama. Umasok na siya sa loob ng bathroom at naligo. Sinipat niya ang kanyang itsura sa malaking salamin na nasa loob ng bathroom. He looked so exhausted and miserable. Sa Erica, ay nangungonsumisyon na sa kanya. She's pregnant, and so with his secret girlfriend, na niloko lamang niya. Dati-rati naman, wala siyang pakialam sa mga babae, lalo na yung mga babaeng nakuha na niya kung ano ang habol niya. He doesn't care if they will cry hard and hurt so badly. Pero noong sinaktan niya si Mariel, aminado siya na nasaktan siya. He can't deny the fact that she is the most beautiful among them and the most innocent as well. Sabay silang dumating ni Cindy sa company. Naka-formal suit siya at naka-black shades. Hindi man lamang siya nakaahit at nakapagpagupit man lang. Sa Cindy naman, she is wearing white-fitted ladies sando na pinatungan ng blue denim jacket. Naka-fitted maong pants din ito at naka-boots. Kahit kailan nga naman, napaka-rugged ng kanyang kapatid. Isa-isa silang binati ng mga empleyado nang makita silang papasok sa kumpanya. Kilalang kilala sila ng mga ito lalo na't napakalakas din ang kanilang dating. Si Cindy lamang ang pumapansin sa mga ito, samantalang siya hindi man lamang tumango o ngumiti man lang. He changed a lot. He hates the world now. Halos mapuno na ang conference room nang pumasok sila. Pumwesto sila sa tabi ng ama na nakaupo sa pinakagitnang bahagi ng mahabang mesa. Binati din sila ng mga stockholders na makitang pumasok ang mga tagapagmana ng kumpanya. Actually, their company is the one and the only multi-million company in the whole Asia when it comes to shipping industry. Well, shall we start now? Panimula ng kanilang ama. Nang walang nagsalita ay tumayo na ito at sumenya sa secretary na simulan na ang presentation sa isang malaking TV screen na nakadikit sa pader. He presented the accomplishments of the company. The crowd responded with applause. We shall now have an open forum. If you have any questions, don't hesitate to ask because I'm willing to answer it. Sad nito. Can I ask a question, sir? Lahat ng nasa loob ng conference room ay napatingin sa likuran nang may pumasok na matangkad na lalaki sa loob. Nakakunot ang lahat dahil ngayon lamang nila nakita ang estrangherong iyon. Kagaya ni Damon ay umaapaw din ang kagupuhan nito. Hindi maitatago ang kakisigang katawan ng bagong dating kahit naka-business suit din ito. Hindi lamang maaninag ang mata nito dahil sa itim na shades na suot. Naglakad ito patungo sa harapan at lumapit kay Damon. Hindi pa man ito tuluyang nakakalapit ay may humarang na dalawang bodyguard sa gitna. Oh my, do you think I will hurt him? Come on, ipakilala mo naman ako sa kanila. Dad!
Tinanggal nito ang shades at lumantad ang magagandang mga mata nito na kaparehong kapareho ng mga Anderson. Xavier? How? Nautal na tanong ni Mr. Damon Anderson. It's me, Dad. Lumapit ito sa amat niya kapito na mahigpit. Tumayo naman sila ni Cindy dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari. But they heard it right. The man called their father Dad. Cindy. Darren. I'll explain later. Sambit ng ama nila. Umupo ulit sila at gayon din ang lalaki. Ngumiti ito na makita silang dalawa. Nagsalita muli si Mr. Damon at sinagot ang mga katanungang ibinato ng mga stockholders tungkol sa kanilang shares. Nang matapos ang conference ay naiwan silang apat. Mga anak, he is Savior. Magkapatid kayo. His mom died when he was little. Lumaki siya sa States. Sa lolo't lola niya. Mga anak, I know you don't have an idea about this. Pero sana'y matanggap niyo si Savior. I'm sorry, Darren. Nung iniwan ko kayo ng mommy mo, nagpakasal ako sa iba at nagkaroon kami ng anak. But when she died, nagkabalikan kami ng mommy mo at nabuo sa sindi. Mahabang salaysay nito. Savior, I'm really very sorry kung hindi ka lumaki sa poder ko. Naging busy ako sa negosyo at sa bagong pamilya ko. Patawarin mo sana ako, anak. Puno ng sinseridad na sambit ng kanilang ama. Dad, matagal na kitang pinatawad. Bumalik ako para makasama kayo at makilala ang mga kapatid ko. Seryosong wika ni Xavier. Salamat, anak. Mahal kita. Mahal ko kayong lahat. Madamdaming sambit ng kanilang ama. You're an asshole, Dad. Tumayo si Darren at mabilis na lumisan sa lugar na iyon. Lihim na napangiti si Xavier na makita ang galit na mukha ni Darren. Mas magagalit ito kung malalaman ang tungkol sa nangyari sa kanya at sa fiancé nito. Actually, hindi naman siya seryoso nang sinabi niya na gusto niya si Erica. Akala niya mauhulog ito sa kanya pero mas nagalit pa ito sa ipinagtapat niya noon. Kailangan niyang gantihan ang pamilya ng ama. Gusto niyang maramdaman ng mga ito kung gaano kasakit at kamiserable ang buhay ng tao kapag walang nagmamahal. Kagaya niya noon, his dad abandoned him. Alam niya na kapag masasaktan ng mga kapatid, ay mas masasaktan ng kanyang ama. Bumaba si Darren nang tinawagan na siya ng magulang upang maghapunan. Nagulat pa siya na makita na nandoon din si Xavier. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa kanilang ina. Hey Darren, come, let's eat. Tawag ng kanilang ina. Nang tingnan ng ama, ay muli niyang ibinaling ang tingin sa kanyang ina. Galit siya dito. How could he be so strict? How could he be so perfect? Where in fact, he hid everything from them all these years. 28 anyos na siya ngayon. Ngayon lamang niya nalaman na nagkaroon pala ng ibang babae ang kanyang ama at nauna pa nitong pinakasalan. Umupo siya sa kanyang pwesto. Wala sa Cindy dahil may trabaho daw ito sa sarili nitong security agency. Hello, tita. Hi, tito. Malakas na bati ni Erica habang papunta ito sa kanilang kinaroroonan. May hawak itong maliit na box ng cake. Lumapit at hinalikan nito sa pisngi si Darren at biglang natigagal nang makita ang nakaupo sa tabi ni Senyora. Napatili ito nang nabitawan ang box ng cake. Careful, Iha. Are you okay? Tanong ng Senyora. Opo, tita. Sambit ni Erica ngunit halatang nanginginig ito tila hindi mapakali. Taliwas noong pumasok ito kanina na napaka-confident. Umupo ka. Join us, dear. Sambit ng ginang. Pinulot ni Xavier ang box at inilagay sa mesa. Umupo naman si Erica sa tabi ni Darren na napakatahimik lamang at binabaliwala lamang ang presensya ng nobya. Nakaupo siya sa gitna ni na Darren at Xavier. Erica, si Xavier nga pala. Anak siya ng tito mo. Kararating lamang niya galing States and he is a cardiologist. Magtatayo na din siya ng ospital dito. Pagpapakilala ng senyora, inilahad ng Xavier ang palad kay Erica. Wala naman itong nagawa kundi ang tanggapin at makipagkamayan sa lalaki. Nice to meet you. Malamang sambit ni Xavier. Tumango lamang sa Erica at hindi na nagsalita pa. Malalim na ang gabi
Nang makaramdam si Mariel ng pangingirot sa kanyang sinapupunan, nawawala at bumabalik ang kirot na kanyang nararamdaman. Sa isip niya, ito na siguro ang sinasabi ng mga nakatatanda sa probinsya na senyales na manganganak na siya. Hindi naman imposible dahil kabuwanan na niya. Ginising niya si Donna at sinabing kailangan na nilang pumunta sa ospital. Mabilis naman itong kumilos at kinuha ang bag na dadalhin nila. Binilang niyang muli ang perang matagal niyang inipon. Saktong 6,000 piso ito at itinupin niya sa kanyang wallet. Aray! Hiyaw niya nang maramdaman na naman ang kirot sa sinapupunan at tila may lumabas na konting tubig sa kanyang pagkababae dahil ramdam niya ang kanyang panty na nabasa. Saktong lumabas sila ng skinita ng tuluyan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa kalangitan. Parang nakikibagay ang langit sa kirot na nararamdaman niya. Mabuti na lamang at may dala silang malaking payong na kasyang-kasya sa kanilang dalawa ni Donna. Pumara at sumakay sila sa isang taxi patungo sa ospital. Maraming mga pasyente ang nakaupo sa labas ng emergency room na tila naghihintay na sakasuhin sila ng mga nurse at doktor. Konti lamang ang staff ng naturang ospital kaya kailangan pa maghintay ng ilang oras ang mga pasyente. Mabilis silang lumapit sa isang nurse at sinabi dito ang kondisyon niya. Ma'am, maghintay lang po tayo ha. Tingnan niyo po, marami ding nakapila oh. May mga buntis din naman. Konting pasensya lang po ha. Pataray na sambit ng nurse na nilapitan niya. Mangiyak-ngiyak siya habang naghihintay na asikasuhin sila. Patuloy pa rin kumikirot at sumasakit ang kanyang sinapupunan. Pumikit na lamang siya at intim na nagdasal. Nasanay pansinin na sila ng mga nurse na naka-duty. Ma'am, kayo na po. Pero bago kayo makapasok, kailangan niyo po muna ng initial down payment. Sa wakas ay bumalik ulit ang nurse na kausap niya kanina. May dinala itong resibo at pinababayad siya sa may cashier. 15,000 pesos. Wika ng babae na nasa loob ng isang maliit na kwarto na dasalamin. 15,000? Pwede po bang 6,000 lang po? Pakiusap niya sa babae. Ma'am, hindi po pwede. Initial down payment lamang po ito. Kung gusto niyo po, sa pampublikong ospital lang po kayo. Sambit ulit nito. Nakikiusap po ako. Hindi ko na po kaya. Manganganak na po ako. Mangiyak-ngiyak niyang sambit. Sa kasamaang palad ay sa isang pribadong ospital sila dinala ng driver. Nakalimutan pala niyang sabihin dito na sa isang pribadong ospital ang pupuntahan nila. Pribadong ospital ito ngunit napakaraming pasyente. Dahil na rin siguro ay walang masyadong ospital sa lugar na ito. Ma'am, hindi po talaga pwede. Private hospital po ito. Sumakay na lang po kayo ulit papunta sa pampublikong ospital. At saka, ako din po ang magagalitan ma'am kapag hinayaan ko kayong pumasok. Seryosong sambit nito. Tuluyan ang naglaglagan ang kanyang mga luha. Nag-aalala siya, baka hindi na siya umabot sa pampublikong ospital na iyon. Itong ospital nga na napakamahalang bayad ay napakaraming pasyente na nag-aabang. Ano na lang kaya ko sa pampubliko? Ate, kaya mo pa? Tanong ni Donna habang naglalakad na sila palabas ng ospital. Kinuha niya sa isang maliit na bulsa ang kanyang kwintas. Ang kwintas na ibinigay ng lola niya. Hindi na niya nakuhang isang la ito dahil hindi niya inaasahan na mapapaaga ang panganganak niya. Ang expected due kasi niya ay sa 4th linggo pa naman. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakabangga siyang lalaki na napakatangkad at malapad ang katawan. Sa lakas ng pagkakabangga ay napaupo siya sa semento at napahiyaw ng malakas. Umuulap ang kanyang mga mata, dulot ng awa na nararamdaman para sa sarili sa oras na iyon. Mas nanlamig siya nang makitang umaagos ang masaganang dugo sa kanyang mga binti, pababa sa kanyang mga paa. Oh shit, I'm so sorry. Sambit nito na halatang nagulat nang makita ang kanyang itsura. Parang pamilyar sa kanya ang mga berdeng mata na iyon. Parang nakita na niya ang lalaki pero nakalimutan lamang niya kung saan. Kuya, tulungan mo ako please. Kulang ang pera ko. Sa'yo na to. Sa'yo na lang to. Umiiyak siya habang iniaabot ang kwintas sa palad na lalaking berde ang mga mata. Nang makita ang kwintas, ay bigla nitong kinuha iyon at walang imik na binuhat siya at ipinasok muli sa ospital. Sa nanlalabo at dumidilim na paningin, ay parang naririnig niya ang pagmumura nito na hindi niya maintindihan kung para kanino. Wake up, princess, please.
Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata nang marinig ang boses na iyon. Nakahawak ito sa kanyang mga kamay at hinahalik-halika ng kanyang palad. Iha, breathe in and breathe out. You need to be conscious. Don't sleep. Sad na isang lalaki na nakasuot ng hospital gown. Parang bumalik muli ang kanyang wisyo nang marinig niya ang sinabi ng doktor. Nakabuka ang kanyang magkabilang mga hita habang tila may inaabangan ito. Umili ka. Sige pa. Sambit ng doktor. Kaya mo yan, princess. Bulong sa kanya na lalaking tumulong sa kanya. Pumikit siya at umiri ng malakas. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang sakit na pinagdadaanan ng kanyang katawan. Higit sa lahat ng kanyang puso. Isasilang niya ang kanyang anak ngayon na walang ama. Masakit para sa kanya ngunit mas masakit isipin na itinaboy silang dalawa ng lalaking inakala niya magpoprotekta sa kanilang mag-ina. Kusang tumulo ang kanyang luha nang marinig ang iyak na isang sanggol. Ang iyak nito ay tila musika sa kanyang pandinig. Wari hinihilom ng tinig nito ang kanyang pusong wasak. It's a boy, sambit ng doktor. Now isang iripa iha, may isa pa. Dagdag pa nito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman nang ilagay ang sanggol sa kanyang dibdib. Naman niya ang init ng munting katawan nito. Inihanda niyang muli ang sarili at malakas ang loob na umiri ulit. Nang marinig kanina ang iyak ng anak niya ay parang may puwersang nag-udyok sa kanya na maging matatag at matapang. It's a girl. Congratulations! Dinig niyang sambit ng doktor bago nang labo ang kanyang paningin at tuluyan ang nakatulog. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog ngunit pagising niya ay nasa loob na siya ng isang kwarto. Malaki ang kwartong iyon at alam niyang napakamahal ang bayad doon. Nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Bakit ba naman dito pa siya dinala ng lalaki kanina? Bigla siyang natulala nang tuluyang maalala ang gwapong lalaki na nagligtas sa kanya. Ang berdeng mga mata nito, ang napakagwapong mukha. Naalala na niya ang pangalan na lalaki, si King. Ito ang customer niya sa cafeteria ni Cindy. Princess, you're awake now. I'm really happy that I found you already. I'm sorry if it took so long, princess. Sambit ni King habang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Hindi ko po kayo naiintindihan. Hindi po ako si princess. Maria lang pangalan ko. Mahina niyang sambit sa lalaki. For now, take a rest first. Matulog ka na muna. I know, you're still tired. As soon as you're fine, ikukwento ko sa iyo kung paano ka naging si princess. Naguguluhan man ay sinunod niya pa rin ang sinabi nito. Wala siyang takot na nararamdaman ngayon dahil tila alam ng kanyang puso. Naligtas siya sa tabi ni King. Thank you. Sambit niya bago muling ipinikit ang mga mata at muling nakatulog ng mahimbing. 5 years later. Baby, are you sure about this? Kung ako tatanungin mo, I want you to settle here in States. Tanong ng Kuya King Louis niya. Kontra ito sa plano niyang bumalik siya sa Pilipinas. 5 years ago, when he found her so helpless at the hospital, he promised to keep her away and hid her from the people who hurt her. Isinumpa sa kanya ni King Louis Kingston na ilalayo siya sa mga Madrigal Anderson, lalong-lalo na kay Darren. She studied abroad and graduated BS Nursing, but she ended up with modeling. Hindi pa man siya nakakapagtapos ng nursing ay kaliwat-kana na ang mga offers ng mga agency sa kanya. She's now 23 years old, but looks just at her teens. Marami nagsasabi na mukha lamang siyang magdedebut pa lamang. Marami din ang nagtangkang maligaw sa kanya pero natatakot ang mga ito sa mga kuya niya na napakahihigpit sa kanya. Ang Kuya King Louis at Leonard niya ay napakastrikto pagdating sa kanya. Ang papa nila na si Liam Kingston ay nagtayo ng mansyon sa States upang mabantayan din siya. Siya lamang kasi ang unika iha ng mga Kingston. Naiintindihan naman niya kung bakit napakastrikto ng mga kuya niya dahil alam ng mga ito ang kanyang pinagdaanan. Panay naman ang payo sa kanya ng ate niya na balang araw ay darating din ang Prince Charming na tatanggapin siya ng buong buo. Kagaya ng sabi ng mga kuya niya, tatanggap siya ng maliligaw
kapag nakagraduate na siya ng kolehiyo. Pero hindi niya goal ang makipagrelasyon kaagad. Gusto niya munang i-enjoy ang career niya bilang isang model ng mga lingerie, wine at iba pang mga produktong siya ang laging nalalapitan para sa isang contract. Kuya, trust me, okay? You told me that I'd be free after I earned a degree. Mag-cross mong muli ang aming landas eh, wala na yun sa akin. Kinamumuhian ko siya, kaya wala ka nang dapat ipag-alala, kuya. Malambing niya sambit sa Kuya King niya. Naniniguro lang ako, princess. Kahit ako, ayoko makita ang Anderson na iyon, baka kung ano pang gawin ko sa kanya. Inis nito ang sambit. Dati, gusto sana magiganti ng mga kuya niya sa pamilya ng mga Anderson, pero siya na ang mismong pumigil sa kanyang mga kapatid. Hindi dahil sa ayaw niya ng gulo, kundi ayaw na niyang bigyan pa ng pansin si Darren. Ipinapakita niya sa mga kuya niya na wala nang halaga pa sa kanya ang binata, na naka-move on na siya at wala nang saysay pa ang paghihiganti. Gusto niya maging masaya na lamang kasama ng kanyang kambal. Pero ang pagiging isang sikat niyang modelo at unikaihan ng mga Kingston ay sapat na upang isampal sa mga Anderson kung sino ang pinagtabuyan nila. Hindi lamang simpleng negosyante ang mga Kingston. They also owned multi-million dollar company. And not to mention, naapo sila ng VP na napaka may impluensya na tao hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Kahit siya hindi nakakalabas na mag-isa, lagi may nakabuntot ng mga bodyguard sa kanya kahit saan man siya magpunta. Ang kanyang kambal na sina Asher at Ashley ay napakalapit sa papa nila. Spoiled ang mga ito sa lolo at kahit anong gusto ay pinagbibigyan ng kanyang ama. Asher looks a lot like his dad, while Ashley is a lot like her. Asul ang mga mata ni Asher, while Ashley got the color of her eyes. Napakamasayahin ni Ashley, samantalang ang kakambal nito ay seryoso katulad ng ama nito. Nasa preschool na ang kambal. Mabuti na lamang ay may malapit na kindergarten sa mansyon ng ama niya, kaya madali lamang para sa dalawa ang pumunta sa school. 4 hanggang 5 oras lang naman ang pasok at may kanya-kanyang yaya ang dalawa. English speaking ang dalawa. Nakakasalita at nakakaintindi naman ng mga ito ng Tagalog. Mas magaling pa ata ang kambal sa English kaysa sa kanya. Last month, she signed a contract on a modeling agency. It was a 2-year contract in a lingerie company. Ang sabi pa ng mga kaibigan niya, she looks so hot daw sa lahat ng mga photos niya na naka-lingerie lamang. She didn't really expect that she will turn into a model. Parang natural na lamang sa kanya ang pagmamodelo. It looks like she was born to be a model at aaminin niyang ina-enjoy niya ang pagmamodelo. Siyempre, proud pa din siya sa sarili na unti-unti na siyang nakikilala sa larangang ito. Kahit nagsilang na siya ng kambal, ay nanatiling maganda ang hubog ng kanyang katawan. She is now Princess Alice Kingston. Ang kanyang ama mismo ang nag-ayos ng kanyang live birth at pinalitan ng pangalan niya. Hindi na siya si Mariel ngayon. Susunod ba ang kambal? Tanong ng Kuya Luis niya. Hindi na muna, kuya. Sa closing na lang. Doon nila ipagdiriwang ang kanilang 6th birthday. Good. Mas mabuti pa nga sigurong dito na muna sila sa States. Ayaw ng mga kapatid niya na pupunta ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Iniiwasan ng mga kapatid na makasalubong nila ang mga madrigal. Pero sabik na sabik ang kambal na pumunta sa Pilipinas. Madalas kasi niya ikwento sa mga ito ang tungkol sa baryo ng si Mariki. Kung sino ang mga taong naging parte ng buhay nila habang nagdadalang tao siya. Araw-araw ay kinukulit siya ng mga anak kung malapit na daw silang umuwi sa baryo. Gusto na daw makilala ng mga anak ang Lola Pasing, Tito Dante at Ate Donna ng mga ito na naging kasama niya noon na ipinagbubuntis pa niya ang dalawa. Kahit 5 taong gulang pa lamang ang kambal ay makikita ang katalinuhan ng mga ito, lalo na't kapag nagtatanong sila tungkol sa buhay niya dati. Minsan ay tinanong ng dalawa kung sino daw ang daddy nila, ang totoong daddy raw. Ang sagot niya ay nasa Mars pa ang daddy niya at hindi pa alam kung makakabalik pa ito dahil nasirang spaceship na sinakyan nito patungo sa outer space. Naniwala naman ang dalawa sa sinabi niya. Noong isang araw din ay tinanong ng mga ito kung ano daw ang pangalan ng ama nila.
Ang sagot naman niya ay pangit, kaya ang akala ng kambal ay pangit ang totoong pangalan ng ama nila. Nakukonsensya siya dahil kailangan niya magsinungalin sa dalawa. Ayaw niyang makilala ng kambal ang ama na pinagtabuyan sila noon. Ayaw man niyang isipin, ngunit kahit 5 taon na ang lumipas, ay dumarating pa din ang oras na iniisip niya ang nangyari sa kanya. Naren rejected her. Alam niyang balang araw ay magkikita silang dalawa, ngunit kapag dumating ang araw na iyon, ipakikita niya sa lalaki kung sino ang sinayang niya. Ang katulong na pinagtabuyan dati ay isa palang unika prinsesa ng mga Kingston. Ang kayamanan ni Naren ay kayang pantayan at higitan pa ng kanyang angkan. Matagal na panahon na rin wala siyang balita kay Naren. Marahil ay masaya na ito kasama sa Erica at ang kanilang anak. Siguro ngay magkasigidad lamang ang kanilang mga anak. Kung ano na ang nangyari sa buhay ni Naren ay wala na siyang pakialam. Nagpaalam siya kay King na ayusin na niya ang kanyang maleta. Kapag dumating siya sa Pilipinas ay may condominium na binili si Leonard para sa kanya. Napakaswerte niya sa 2 nakatatandang kapatid. Kahit napakastrikto ng mga ito pagdating sa kanya. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit ay nagpahinga na siya dahil bukas na ang kanyang flight pabalik sa Pilipinas. Papatunayan niya sa sarili na naka-move on na nga siya. Siguro sa pagkakataong ito ay mahanap na rin niya ang taong mamahalin siya ng buong buo at walang alinlangan. Kagaya ng sabi ng Ate Kendra niya na asawa ng kanyang Kuya Leonard. She will heal in the same place where she was broke. Siguro nasa Pilipinas nga niya matatagpuan ang taong mamahalin niya upang tuluyang maghilom ang pusong nawasak dahil sa pagiging inosente niya noon. Si Mariel na tanga noon pagdating sa pag-ibig ay naglaho na. She is now Princess Alice Kingston, ang babaeng nasaktan pero mas gumanda at maglalaway ang lahat ng lalaking makakakita. Lalong-lalo na ang ex niya na inabando na lamang sila. Ipapangako ko, Naren, na huyo ka talaga kapag nagkita tayo. Sigaw niya sa kanyang isipan dahil alam niya na nais niyang gumanti sa lalaking sinaktan siya. Kasalukuyan na siya naghahanda sa ladies makeup room. Ngayon kasi launching ng Miss Angel's Lingerie Collection. 20 models ang magrarampa ngayong gabi pero ang designer's pick ng mga lingerie ay siya ang magsusuot. Hindi na uso ang kaba sa kanya dahil nag-aaral pa lamang siya dati ay sanay na siya sa mga mata ng mga tao. Inayos niya ang mahabang buhok. It was curly before pero ngayon ay nag-request ang designer na si Miss Angel na ipariband niya ang buhok at kulayan ng itim. Alam niyang nandito ang Kuya King niya kaya ingat na ingat siya, lalo na kapag may lalaking gustong lumapit sa kanya. Talagang nakabakod ang mga nakatatandang kapatid sa kanya. Tumayo siya at iniikot ang sarili sa malaking salamin. Kulay pulang terno, bra at panty ang suot niya. Made of lace na kapag malapitan ay masisilipan na talaga siya. Bumagay naman ito sa balat niya na parang gatas ang kulay at napakakinis. Pumunta pa siya dati sa isang clinic para matanggal ang kanyang mga stretch marks sa katawan. Are you ready, Miss Alice? Tumango siya sa personal assistant ni Miss Angel. Mukhang napakasikat mo nga dahil halos hindi na magkasya ang mga tao sa venue. Dagdag pa nito. Excited lang siguro sila na makita ang bagong collection ni Miss Angel. Sambit niya. She may be nude but she is very down to earth. Niminsan ay hindi siya nagyabang o nagangat ng sariling bangko upang tingalain ang ibang tao. Muli niyang tinignan ang kanyang itsura sa harap ng salamin. Inayos niya ang lace panty na suot. Ang sabi pa ng manager niya, dati sa States, she got a perfect tie at ang sarap pagmasdan ng mga mapuputi niya mga hita lalo na kapag naka-lace style ang suot niya. She can really slay anyone with her lingerie tonight. Matabi siyang umiti nang lumabas na siya sa entablado. Nang tumayo siya sa gitna ay dahan-dahan niyang inalis ang manipis na silk towel sa katawan niya. Ang kaninang maingay na paligid ay sandaling naging tahimik nang makita siya na rumarampa sa entablado. Wari nakakita ng anghel ang mga guest dahil ni isang hiyaw ay wala siyang narinig. Nang tuluyan na siyang nasa harapan ay nag-side view, back view at front view ulit siya. Nang naglakad muli siya patungo sa likuran ay nagsimula ng pumalakpak ang mga tao. 10 lingerie ang inirampa niya sa gabing iyon. Napakasaya naman ng mga tao dahil sa tila
perpektong modelo na nasa harapan nila. Congrats, Princess! Bata na Miss Angel nang natapos na ang launching. Marami pa mga tao ang nanatili sa venue dahil ang iba ay nagiinuman at ang iba naman mga negosyante ay naroroon at nagdidiskusyon tungkol sa kanilang mga negosyo. Marami din ang gustong kausapin ng personal ang dalaga, ngunit nakaharang kaagad ang kuya niya. Kailangan munang dumaan ang mga lalaki sa butas ng karayom bago makausap man lamang ang kanilang unikaiha. King? Oh man, ikaw nga! Lingon siya nang makita ang matangkad at gwapong lalaki na lumapit sa kuya King niya. He seems so familiar, pero ayaw na niyang maalala pa ang taong may hawig dito. Xavier? Brother, kumusta? Halatang nagulat ang kuya niya na makita ang lalaki. I'm fine. Naging busy ako sa pagpapatayo ng ospital dito sa Pilipinas. Ikaw, kumusta? May girlfriend ka na pala, bro? Natawa siya sa sinabi nito. Napagkamalan pa siyang nobya ng kuya King niya. Oh no, not bro. Kababalik lang ni Princess here in the Philippines to continue her modeling career. Kapatid ko siya, bro. Princess? Si Xavier. Xavier de la Paz. Schoolmate ko, dati sa med school. Bro, may only sister na iniingatan ko. Mahabang salaysay ng kuya King niya na halatang idiniin ang salitang iniingatan. Well, ngayon pa lang, would you consider me hiring your sister as our model sa bagong yacht namin? Sige, pag-iisipan at pag-usapan muna natin yan. Xavier, 10 million, 1-year contract. We'll talk about it next time. Sambit ni King sa kaibigan. Napakakulit ni Xavier at hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga titig nito sa kanya. Parang sagad sa kaloob-looban ng kanyang kaluluwa ang bawat hapyaw at titig nito. Minsan ay nahuling niya itong lumunok ng sariling laway habang nakatingin sa mukha, sa labi at sa dibdib niya. Can I invite you some other time for a dinner? Just the two of us? Business talk only. Would you mind if I ask my kuya first? Nagpaalam kasi kanina ang kuya niya na magsi-CR lamang. Oh, sure. Sige, ipagpapaalam kita. You know, parang kapatid na kami ni King dati sa med school. Siya lang ang taong itinuring akong pamilya. Kwento nito. Sige, try mo kung pumayag. Nakangiting sambit niya. Alam niyang hindi papayag ang kuya niya kahit magpustahan pa sila. Sa States ka rin ba nag-aral? Tanong nito sa kanya. Yup, I graduated BS Nursing. Sagot niya. Bagay pala tayo. He nurse and a doctor. Sambit nito. Really? You see, whatever you are planning, stop it. Didiretso na kita. I have two kids. I'm a single mother and I don't have plans to be in a relationship again. Ouch naman, hindi pa nga naliligaw, binastad na ako agad. Mahinang sambit nito. Natawa siya sa sinabi ng lalaki. She saw him smiling too at lumabas ang pantay-pantay at mapuputing ngipin nito. Biglang lumakas ang pintig ng kanyang puso. Gosh, first time niyang kiligin ulit. A single mother. Good news. Sambit nito. I'm a single father too. Pero wala kami relasyon ng ina ng anak ko. She just suddenly disappeared after giving birth at iniwan sa akin ng bata. So I guess, magkakaintindihan tayo regarding parenting skills. You can advise me about motherhood and I could advise you too. Sambit nito. Wag na. Nandiyan naman si kuya. Sina kuya? Sad niya. Hey baby, I need to go. Hindi ka pwedeng sumama. Xavier, pwedeng ihatid mo muna si Princess sa condominium niya? Nagmamadaling saad ng kuya King niya. Siguro ay may emergency na naman ito sa ospital. Yeah, I will take care of her bro. Nakangiting sambit ni Xavier. Xavier, kapatid ko ang turing ko sa iyo ha? Pagbabanta nito. Of course, bro. Sagot ni Xavier kay King. Tara na, iuwi mo na ako. Sambit niya sa lalaki. My place or your place? Biro nito. Patay ka talaga kay kuya. Pagbabanta niya sa lalaki. Tumayo ito at inalalayan siyang tumayo. Hanggang balikat lamang siya nito at nang hawakan nito ang bewang niya, ay parang nakuryente siya. Inalis niya ang kamay nito sa bewang niya. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. I hope
makakasama pa rin kita ulit. Sambit nito nang tumigil na sila sa tapat ng kondo niya. Alam mo ba na ikaw lang ang lalaking pinagkatiwalaan ni Kuya na ihatid ako? Tanong niya rito. I told you, iisang bituka namin ni King. Dati sa med school. Hindi birong pinagdaanan namin dati para makapasa kaya siguro ganoon ang tiwala niya sa akin. That's why, huwag mong sirain. Yung offer ko ha? Please, be a model of our ships, yacht and all the other things. Pag-iisipan pa nga diba? Uso din naman na mag-antay no? Biro niya dito. I just can't wait, princess. Sige na. Thank you. Thank you so much sa paghatid. Savior de la Paz. Tumango lamang ito sa kanya at alam niya na kahit nakatalikod na siya, ay sinusundan pa rin siya ng tingin nito. He's a nice guy at aminado siyang magaan ang pakiramdam niya sa lalaki. Mariel, gumising ka. Hindi lalaki ang dahilan kung bakit nandito ka sa Pilipinas. Saway niya sa kanyang sarili. Pero in fairness, cute siya. Naging abala siya sa sumunod pang mga linggo dahil sa mga pictorials at mall tours kung saan magbubukas ang Miss Angel's Lingerie Collection. Mismo ang Kuya Leonard niya ang naghahatid sa kanya kapag hindi ito abala sa trabaho. Nakakapagod na pumunta sa iba't ibang lugar ngunit ina-enjoy naman niya ang bawat minuto ng trabaho niya. Mas masaya pala kapag ang trabaho mo ay ina-enjoy mo rin. Baby, may susundo sa'yo dyan na. May importanteng mission ako. I mean, I have an important travel to attend. Kaya ilang linggo din ako mawawala. May pinakausapan na ako na magbantay sa'yo. Take care, okay? Mahabang salaysay na to sa kanya. Siguro, kung magkakanobya ang kuya niya, ay napaka-stricto nito bilang nobyo. Nasa Tagaytay siya ngayon kasama ang team ng mga photographers at staff ni Miss Angel. Nakayayaan ang grupo na mag-bonding. Ngunit tumanggi siya dahil kailangan niya umuwi. Sinabi ng kuya niya na ang kotso nito ang susundo sa kanya. Nakita naman niya kanina ang kotso ng kuya niya na papasok sa site na kinaroroonan nila. Mabilis siya nag-impake ng mga gamit at nagpalit ng maong na pantalon at crop top na lantad ang puso niya. Tinali niya ang kanyang mahabang buhok at hinayaang may nakalugay na ilang hibla sa kanyang punong tenga. Hello po, Manong. Masaya niyang bati. Ngunit nagulat nang makita na si Xavier ang nagmamaneho ng kotse ng kuya niya. Manong? Did you just call me Manong? Oops, sorry. Akala ko kasi ang bodyguard ni kuya. Ikaw palang inabalan niya? Sambit niya sa lalaki. Yup, masanay ka na kasi ako daw muna ang tagabantay mo habang wala pa si King. Eh, mukhang mas mahigpit ka pa kaysa kay kuya eh. Try me, princess. Dahan-dahan naman ito nagmaneho pabalik sa Manila. Hindi na nga niya naramdaman na nakatulog na pala siya at nang magising ay nakasandal na siya sa matitipunong dibdib ng lalaki na tahimik lamang habang nagmamaneho. Gamit ang isang kamay dahil ang kanang kamay nito ay nakahawak sa kanyang ulo. Sorry, napakalikot ko kapag natutulog. Paghingi niya ng paumanhin sa lalaki. It's okay, nag-enjoy naman ako. Pabiro nitong sambit. Kumain na muna tayo? Sige. Pagsang-ayon niya, nagugutom na rin naman na siya. Dumaan sila sa isang restaurant na puro seafoods ang specialty. Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya. Ikaw ang bahala. Sambit niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nang hina at tila nalungkot nang tingnan ang maliit na tindahan ng mga street foods sa kabilang kanto. May naalala siya. Naalala niya ang panahon na masaya pa siya kahit na sekreto lamang ang kanilang relasyon noon. Isang relasyon na kasinungalingan lang pala. Okay ka lang? Tanong ni Xavier sa kanya. Yup. Pagsisinungaling niya. By the way, princess, gusto sana kitang imbitahan sa blessings ng aming mansion sa isang isla. Anyaya nito sa kanya. Mansion in an island? Wow, I haven't seen one before. Pero sasabihin ko muna kay kuya. I tried to call him, but he is out of reach. I'll try to call him again. Mahilig ka pala sa dagat? Dati. But I just love the idea na may malaking mansion sa gitna ng isla. You'll love it more when you'll see it with your own naked eyes. Talaga? Sige, I'll text him tonight. Minsan na ganyan talaga si kuya kapag umaalis. Hindi mo talaga matawagan ng ilang araw. Sambit niya.
Minsan nga ay nagtataka siya kung doktor lang ba talaga ang trabaho ng Kuya King niya o may iba pa. Bon appetite! Malakas na sambit ng waiter nang matapos nitong ilapag ang mga in-order nila sa mesa. Emote watering seafoods bilao na may manggang hilaw at baguong. Hindi na siya nahiya pa kay Xavier dahil nauna na talaga siyang kumain dito. Namiss niya ang lutong Pinoy lalo na ang seafoods. Masarap? Tanong nito habang idinampi ang isang daliri nito sa tapat ng kanyang labi. May ketchup ka sa labi? Masarap. Sobrang sarap. He missed the taste of this. May ina niyang sambit habang isinasawsaw ang shrimp tempura sa special sauce nito at diretso itong kinagat. Sarap. Natigilan siya na makitang tumigil sa pagkain si Xavier at magkasunod na lumunok ng sariling laway habang nakatitig sa kanya. Does he really have to do it whenever he's staring at me? Ba't ba na yung lunok nito ng laway kapag nakatitig sa akin? Busog ka na? Takang-taka siya dahil nakadalawang subo pa lamang ang lalaki tumigil na ito. Nope, hindi pa. Nakakaaliw ka lang tingnan kapag kumakain. Natatawa nitong sambit. Sorry, ganito ako kapag kumakain eh. What you see is what you get. Malayo sa modelo na rumarampas sa tablado. This is me, Xavier. Ang totoong ako sa likod ng camera. Totoo naman, hindi talaga siya pabebe kapag kumakain sa harapan ng ibang tao. Kung ganado siya eh, wala siyang paki kapag sabihan pa siyang matakaw. Ito siguro ang dating siya, ang nakasanayan niya. Totoo sa sarili at hindi nag-iinarte sa harap ng ibang tao. I like you. Just the way you do, princess. Parang mas gusto ko ang version mo sa likod ng camera. Because that's the real you. Ikaw naman, pwede ba maghanap ka na lang na ibang babae na gagawin mong jowa? Huwag na lang ako, please. Kuwapo ka naman. Mabango, hot at sexy. Marami maghahabol sa'yo dyan, I'm sure. Huwag na lang ako dahil baka senior citizen ako bago ko palayaan ng kuya ko. Natawa ito sa sinabi niya. I really like a person with that kind of humor. Hayaan mo't patutunayan ko sa kuya mo na kaya kitang alagaan at hindi kita sasaktan. Weh, ang mukhang yan. Hoy Xavier, huwag mo kong lukuhin dyan sa mga flowery words mo, ha? Graduate na ako sa mga kalukuhan na yan. At may masteral degree na ako sa pagiging tanga. Don't be. Mas natawa ito sa sinabi niya. Oh my, I never met such a beauty before. Na maraming kapilyahang tinatago. Totoo naman diba? Na kayo mga lalaki, after niyong bulahin ng mga babae, ay ibabasura niyo na lang kaagad? Sambit niya. Ano ba talaga ang ginawa sa'yo ng ex mo? At parang dinamay mo na kaming lahat. Ha? Well, I won't tell you. Baka gayahin mo pa ang style niya sa mga babae mo. And don't you ever mention him again. Cause I already buried him 6 feet under the ground. Malakas niya sambit. I'll prove to you, princess, that I'm different. My intentions for you are pure. Sa maniwala ka man o hindi. Ayos naman. Tigilan mo yun. Na-stress ang beauty ko sa mga linyahang yan. Let's see. Ligawan mo muna mga kuya ko, ang daddy ko at ang lolo ko. Biro niya rito. Nakita niyang lumiwanag ang mukha nito dahil sa sinabi niya. Gusto sana niyang sabihin na nagbibiro lamang siya ngunit talagang seneryoso siya na Xavier. Do you like the place? Tanong ni Xavier nang pumasok siya sa napakagandang mansyon na nasa gitna ng malaking isla. Napaka-perpekto ng lugar na tila kay gandang terhan lalo na't kung gusto mag-relax at magpalipas ng oras. Yup, napakaganda. Hindi ko inakala na may ganitong kagandang mansyon sa isang isla. Nasaan na pala ang mga bisita? Tanong niya na makitang dalawa lamang sila ng lalaki sa loob. Nasa second floor. Wala naman masyadong bisita. This is exclusive for our family. By the way, itong mansyon na ito ay hindi sa akin. Pareho lamang tayong bisita ngayon. I consider this as a family mansion but this belongs to my older brother. I see. Pero sa inyo pa rin ito. Sambit niya. Maybe. Come on, let's go upstairs. They're waiting for us already. Gusto nilang kumain sa taas because of the view and fresh air. I know, you will really love upstairs. Saad pa nito. Hinapit siya nito sa bewang at iginiya sa mataas na hagdanan patungo sa second floor. Isang summer outfit ang kanyang suot. Isa din sa pinakamagandang collection ng Miss Angel's lingerie.
Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan habang palapit na sila na Xavier sa isang mahabang mesa kung saan nandoon ang apat na taong nakaupo at nagkukwentuhan. Biglang nalamig ang buo niyang katawan nang mapagtanto kung sino ang mga taong naghihintay sa kanila na Xavier. They are the people she wishes not to see anymore. But fate is really unbelievable because the world may be too small for them. Hey everyone! I want you to meet my girlfriend, Princess Alice Kingston. Princess, my dad. Damon Madrigal Anderson. My stepmom Valeria and my half-sister Cindy and brother Darren. Pagpapakilala nito sa kanya sa pamilya nito. Natigilan siya noong una ngunit bigla niyang binawi ang kanyang pagkagulat. She should never be weak in front of them. She should show them that they never broke her. Small world, Senyor. Senyor Damon and Senyora Valeria. Kumusta po, Senyorita Cindy and Senyorito Darren? Dahil sana niyang mautal sa huling pangalang binigkas pero tinatagan lamang niya ang kanyang sarili. Wow, magkakakilala kayo? Takang tanong ni Xavier. Yeah? Dati ako nagtatrabaho sa kanila sa maid. Well, it's a long story, Xavier. Natatawang sambit niya. Nakita niyang umiti sa sende sa kanya. Samantalang si Darren ay halos hindi kumukurap habang nakatitig sa mukha niya. Napansin din niya na malaki ang ipinayat nito. May bigote ito at ang buhok ay mahaba na hanggang balikat. Pero bakas pa din naman ang kagwapuhan nito kahit may pagbabago siyang napansin sa lalaki. Pilit niya umaktong normal kahit sa totoo lang ay nanghihina siya. Hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan magkukrus ang mga landas nila. Ipinakilala pa talaga siyang girlfriend ni Xavier. Pero lihim siyang natuwa. Ipapakita niya kay Darren na hindi lamang ito ang lalaki sa mundo. Ipapakita niya sa Madrigal na ito na ang taong binasuran niya ay inaalagaan at may halaga sa iba. She will really show him what he lost. She's not a dirty baggage. Isa siyang Kingston. Alam niyang kilala nila ang mga Kingston, lalong-lalo na ni Mr. Damon Madrigal. Ngayon pa lang ay talagang sasakyan niya ang trip nitong si Xavier. Girlfriend akong girlfriend. Wow, Mariel, you look great. Bulong na sindi sa tenga niya. Salamat po, senyorita. Regards mo na lang ako sa Kuya King mo. Dagdag pa nito. You know him? Takang tanong niya. Oh, kilalang kilala. Ang galing mo na sa Inglesa na. Natatawang sambit ni Cindy. Sinuklian na lamang niya ito ng isang matamis na ngiti sa labi. Hindi sinasadyang napatitig sa taong kaharap niya. Pati bang iba na ito ngayon? Those blue eyes were literally blue. Nasaan na ang ningning sa mga mata ng dating amo? Kinurot niya ang kanyang sarili upang hindi naisipin pa ito. Binura na nga niya ito sa buhay niya, diba? Nasabi niya. Lang niya nga naman, sa mahabang panahon ay panay ang mura niya sa lalaki. Ngayon, na muli silang nagkita, itatanungin pa talaga niya ang kanyang sarili kung bakit nag-iba na ito. Sigaw niya sa kanyang isipan. Pagkatapos kumain ay iginiya na muna siya na Xavier sa guest room. Doon na din siya nagpalit ng susuotin sa panliligo. Itim na one piece ang sinuot niya na may hiwa sa gitna ng dibdib, pababa sa pusod. Tanging isang round silver button lamang ang naging harang sa gitna ng dibdib niya upang hindi ma-reveal ang kanyang mga dibdib. But this outfit shows more skin. Confident naman siya dahil napakaputi at napakakinis niya. Kaya nga naging model eh, dahil sa kanyang katawan at kutis. At syempre, ang inosente niyang mukha na napakaganda, lalo na't kung tititigan ang kanyang mga berdeng mga mata. Wow, as in wow. Pinawisan tuloy ako. Walang filter na komento ni Xavier nang makita siya sa labas. Tara na, excited na ako maligo. Sambit niya. Tara na baby. Siya nga pala, ba't pinakilala mo akong girlfriend kanina ha? Tanong niya sa lalaki. Awkward naman kung ipakikilala kita as a friend. Parang hindi ka pa paniwala. Tumawa na lamang siya sa sinabi nito. Blue water, nakitang kita ang pinkish na buhangin sa baba. Napakalinis talaga ng tubig dagat. Hindi na nga siya nakatagal pa at nagtampisaw na sa tubig. Si Xavier ay nagpaalam muna dahil kukunin daw nitong jet ski nito kaya naiwan na muna siyang mag-isang naliligo sa dagat. Nang umahon ay nainganyo siya sa pamumulot ng iba't ibang mga shells sa dalampasigan. Hindi na niya napansin na malayo na pala ang nalakaran niya.
Lumingon siya sa paligid at nakita ang malaking puno ng bakawan sa paligid. Kung maganda ang lugar kanina, ay may mas maganda pa palang lugar sa isla. Perfect spot ang lugar na ito kung gusto magpahinga o humiga sa ibaba ng punong bakawan habang nakikinig sa paghampas ng alon. She remembered the place in Cebu. Ganitong lugar iyon. Ay, puro ko naman remembering, Mariel. Tama na, please. Huwag mo nang tandaan pa. Sigaw niya sa isipan. Tama nga naman siya. Ang iisipin niya na lang ay ang masasakit na ginawa na mag-ama sa kanya, lalong-lalo na ng ama ng kanyang mga anak. Mariel! Alam na alam niya kung kaninong boses iyon. Hindi nga siya nagkamali nang tingnan ang lalaking sinaktan at pinaluha siya noon. Oh, ikaw pala, Darren. Do you need something? Is there something that I can do for you? Seryoso niyang tanong. Lumapit ito sa kinaroroonan niya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Don't touch me! What do you want? Inampas niya ang braso nito ngunit hindi man lamang ito natinag. Nasaan ang anak natin? Patawarin mo ako, Mariel. Naging duwag ako. Ginawa ko lang yun upang protektahan ka. Kayo ng anak natin. Sinubukan siyang yakapin ang binata ngunit itinulak niya ito ng malakas. Unang-una, huwag na huwag mo akong hawakan dahil sa Savior lamang ang may karapatang hawakan ako. Pangalawa, anong anak ang pinagsasabi mo, ha? Wala tayong anak. Nakunan ako dati kayo, wala ka nang dapat na ipag-alala pa dahil wala ka na iwang responsibilidad sa akin. Pangatlo, nagsisisi ako kung bakit naniwala ko sa iyo dati. Sisingsisi ako dahil nagmahal ako ng maling tao. But I learned my lesson now. You're not worthy of my love. Thanks God, you refused me dahil nakilala ko si Savior. Small world nga lang dahil kapatid mo pala. Mahaba niyang salaysay. Mariel, minahal kita at hanggang ngayon... Shh! Enough! Enough of your lies! Narinig ko na yan dati. Nakakasukan na, Darren. Hayaan mo na lang kami na Savior. Nagmamahalan kami. Kaya pala masarap sa Savior kasi magkapatid kayo. Nakita niya ang rumihistrong lungkot sa mukha nito. Is this man in front of her is... Darren Madrigal? Princess! Nandito ka lang pala. Wika na Savior na nasa likuran niya. Nag-enjoy ako sa pumumulot ng mga shells, baby. Sambit din niya dito. Tinalikuran niya si Darren at nilapitan sa Savior. Walang ano-ano'y kinabig niya ito at mapusok itong hinalikan. I missed you. Ba't natagalan ka? Malambing niya sambit sa lalaki. I gotta go, bro. Malamyang sambit ni Darren at nantingnan niya itong muli, nakita niyang naglalakad na itong palayo sa kanila. For what is that kiss? Huh? Tanong ni Savior. Naisip niyang hindi na niya ito ulit hahalikan, lalo na kapag nandyan si Darren. Baka makahalata ito na may nakaraan sila ng kapatid nito. Wala, nabigla lang ako. Sambit niya. Huwag mo na akong bibiglain ulit, ha? Baka mahubaran kita. Wika nito. Ito naman, hubaran na kaagad. Natatawa niyang sambit. Halika na. Let's ride on my jet ski.